Ayan, good evening po. Ang dami nating ano, early bird. Ayan, Sister Enrique, good evening po. Sister Ian, ayan, kamusta po? Si Ma'am Lolita and Ma'am Mercy. Ayan, at meron tayong student ngayon. I would like to acknowledge the presence of our ambassador po, si Stephen Ian Songalia. Welcome, Sir Ian and Sir Stephen. Ayan po. I hope na marami tayong umaten ngayon. So, good evening. Kamusta naman po ang inyong mga bahay sa nangyaring bagyo? I hope guys na safe po tayong lahat, ano? So, sabi may parating pa or may kasunod ng bagyo. So, masyado tayong talagang mahal, no? Only in the Philippines. Good evening po, Sir Enrique. Ayan. So, kamusta po lahat? Ayan, si Pastor Shem. Pastor Shem, try to... Teka, I'll accept you to be one of... Promote. Ayan. Ayan. So, Pastor Shem, nilagay kita as, ayan, panelist. Tama ba? Nandun ka na ba? Ba't parang hindi pa rin kita makita? Hello po, Ma'am Mercy. Ayun. Ayan. Hello, Pastor Shem. Ayan po. Natutuwa po ako at meron akong kasama tonight na... sa ating webinar, no, meron pa tayong isa, yung ating account manager, si Ma'am Kathleen. Hintayin lang din natin. So guys, kamusta naman po ang inyong ano weekend? Na-enjoy po ba natin? O okay lang? O nasa bahay lang? Kasi talagang sobrang lakas ng ulan. Parang chat po kayo ha, kasi hindi ko po kayo naririnig at hindi rin po kayo makakapagsalita. Masyado pong strict yung settings ng ating Zoom. Sa head office po kasi yan, ano? Okay? Ayan. Pastor Shem, can you try to talk? Para at least alam natin kung gagana later. Ayun. Ayan, narinig ko na. Ayan. Okay, so good. Good to go na si Pastor Shem. So, ang nintayin lang natin si Ma'am Kat. So, guys, since may mga bagong name, sino po yung first-timer? Meaning, first time umattend ng isang forex trading. O bago yung tanong ko, I would like to acknowledge yung ambassadress natin ng Tikmil, no, na napili po sila ng ating sponsorship sa ICAS or Infotech na school. So si Ma'am Maria Isabel Regina De Leon. Ayan po. So we hope na mag-enjoy sila ngayon and maintindihan nila kasi mga bata pa ito, no? Mga 19 years old if I'm not mistaken. Isang 19 at saka isang magna-19. Ayan. Para at least maintindihan nila. So I would like to have this webinar na masyado pong layman's term ang gagamitin nating mga terminologies, no? Para maintindihan po as much as possible, lalo na po sa mga beginners. So, sino po ang beginner talaga? Si Ma'am Annabel Siangco. Si Ma'am Annabel po ay taga saan, ma'am? Chat lang po kayo. Para nababasa po lahat. Ayan, si Sir Christian Arvin. Ah, may Kawayan, Bulacan. Meron po tayong ID or nagtitrade na po na pwede mag-guide din sa inyo na taga may Kawayan. Andyan po si Ma'am Ose para maglalagin din siya soon. Okay, so sinasabi ko po yan para po in case na if you really want to take this seriously, meron po tayo mga mag-guide. Ayan po, isa si Pastor Shem sa nag-guide po no, ng mga beginners natin about forex trading. Okay, so... Sino pa po ang bago? Aside from Ma'am Annabel. Actually, ang bago, maraming bagong names. Si Sir Christian Arvin Barlan, Eliezer Roland Cortez, sino pa? Si Sir Johan is asawa ni Ma'am Jennifer, Kia Alarcon, si Sir Luisito, hello po, Mary Jane Zosa. Ayan, parang bago po siya sa atin. So, si Ma'am Mary Jane Sosa, bago po ba? First time umattend ng forex trading seminar at webinar, sorry. First time din po sa Tikmil. Sige po, wag po kayong mahiya. Free po ang tanong natin. I mean, free po ang ating chat box. Pwede po kayong mag-chat. Okay? Para ano? Para, ano na ba si Ma'am Kathleen? Wala pa? Okay. Wala pa si Ma'am Kat. Si Sir Christian Arvin Barlan.
First time po. Tsaka si Sir Abed Gregorio. Ayan. Kaya ako po tinatanong guys kasi hindi po ito first time. Ano, invite ko po kayo ulit next Wednesday. Kasi sa Wednesday po yung atin namang platform navigation. Yun po yung MT4. So that's why pinapavindarize ko po yung sarili ko sa mga names ninyo dahil meron po tayong point system. Ano po yung point system na sinasabi ko? Pagka po may tanong ako and then nakasagot po kayo ng tama, binibigyan po natin ng points yan. Then yung points po natin at the end of the webinar, which is 7 webinars po kasi meron tayo, meron po kayong prizes or corporate giveaways na binibigay po ng Tikmil. So, syempre po, paunahan kung sino ang pinakamabilis mag-type at sumagot, yun po yung ating makukuha na, ay, mabibigyan ng mataas na prize, na points. Ayan. So, that's why pinafamiliarize ko yung mga pangalan ninyo para po hindi po tayo malito, no? Lalo na ayan na si Ma'am Kathleen. So Ma'am Kathleen is our account manager. Actually, kakapasok lang po niya last July or this month po. So talagang she's very new po sa atin. But when it comes to this business po, she is ano po, well-versed na po. Ano? So matagal na rin po siya dito. So hello Ma'am Kathleen, good evening. Hello, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am Sadi. Can you hear me? Yes, yes. Loud and clear. Thank you, ma'am. Ayan. So, ayan po si Ma'am Kathleen. Yung sa po ang makakausap ninyo at tatawag sa inyo para mag-assist ng mga concerns natin, no? Especially account-specific concerns sa Tikmil. So, i-reach out lang po natin siya or siya po mismo mag-email sa inyo. In any way, i-chat po sa chat box ni Ma'am Kathleen yung kanyang FB link or Facebook link para po mamimessage siya personally if you have any concerns. Okay? So, the usual po na ginagawa ko, eh, tinatanong ko po, sino po ang pinakamalayo sa lugar ng Pilipinas na naka-attend ngayon? Sa bandang Luzon, meron ba tayo? Tugigaraw, Cagayan, Ilocos, yan po yung mga malalayo eh. Meron ba tayo? Sir Christian? Ah, hindi daw first time ni Ma'am Mary Jane. Newbie lang po din si Sir Chris. Ayan. Sino po ang nasa bandang Luzon, wala ba? Manila area. Ayan, Luzon, Visayas, sino mo taga Visayas and Mindanao. Lucena City is Quezon. Ayan, si Sir Chris taga Quezon pala siya, taga Lucena. Ayan, madalas po akong nagpupunta dyan, no? Para lang mag-ikot-ikot. Ayan, napakagandang lugar ng Lucena. Ayan, si Davao City. I will be there po, Ma'am Mary Jane. I'm looking forward na ma-meet ko po kayo personally. So I will be there po August 18 and 19, no? Possible po hanggang 20. Baka po magkaroon tayo ng meet and greet po dyan. Ayan. Si Sir Elizer naman is taga Cebu. Looking forward po na makapunta tayo ng Cebu para ma-meet po natin ang ating mga clients and mga IBs. Ano po yung IBs? Introducer broker po yan. At sila po ay mga agents kumbaga. Ano, na nag-i-invite at nagtuturo din po ng forex trading dun sa mga tao na gusto nilang din matuto at malaman yung opportunity. Guys, this is not a networking, ha? Ayan, baka kasi isipin nyo, open-minded ka ba? Yung mga ganun. Hindi, actually, this is just an opportunity for you guys na ibinibigay namin ng libre na matuto kayo ng forex trading. In fact, ang forex trading po ngayon is part na po ng curriculum ng ibang mga schools. Even abroad, nag-start na po sila. And medyo delayed na po tayo. In fact, one of the certified po na nagtuturo ng forex po sa atin is kasama natin si Ma'am Kathleen. Ayan po. Nagtuturo na rin po siya sa ibang mga universities ng forex trading, no? So tayo rin po is nagsisimula na rin tayong mag-ikot kasi marami na rin pong gusto talagang matuto. And yan po yung ating mission. As in, at least one successful forex trader per household. Yun po yung mission natin as Tikmil po, as a country manager ng Tikmil. Okay, so we have 3 minutes to go. Guys, walang sumagot. So meron sabihin, meron taga Cebu City. And yeah, I hope na makapunta po tayo dyan. Ayan, yan na po yung nakapost na po. Teka ma'am, saan ba yung post mo? Naka host and panelists, everyone. Can you make sure na nakapost sa everyone yung link?
FB link kasi sa akin nakapost kanina sa host and panelists lang. Ayan, si Sir Erwin sa Laguna. Ah, malapit lang ang Laguna. Marami po tayo mga kaibigan dyan na nagtitrade na. From Iloilo, isa pa rin yan. Gusto natin puntahan. In fact, this year talagang yan po yung goal natin. Maikot natin, no? Yung iba pang, at ma-reach out natin yung iba pang mga lugar. Hindi lang yung puro Manila area, Baguio. Parang parati sa Baguio. Hindi naman. Gusto lang po natin ma-reach out kasi hindi naman na po bago ang forex trading. Kung bago po to sa inyo, willing po kami magturo. Wala pong bayad yan. Ano? Dito lang po yan sa Tickmill. Okay? Si Sir Salvador, si Sir Salvador ba to? O tama, si Sir Salvador, I hope you're feeling well. And kumusta po? Ayan, si Sir Salvador. Cagayan de Oro pala si Sir Ormok. Ayan, ang dami nating kita mo, no? Ang dami nating mga clients at nare-reach out nung post natin. And we hope, guys, na ma-meet namin kayo personally. If you want to have free training po sa lugar ninyo, just reach out to Ma'am Kathleen para po may schedule natin, no? Yung ating discussion at kung paano natin ma-reach out yung mga clients at maturuan. Kung meron po kayong mga schools, cooperatives na willing na matuto at interested po, please coordinate with us. Nagbibigay po kami ng free training. Okay? So, guys, we normally open and close our webinar with a prayer po. So, we do respect your faith, your religion, your organization, but please do allow us to pray before we start. Okay? So, mag-start na ba tayo o wait muna tayo at least mga 5 minutes more, no? Ayan. So, guys, itong webinar na to, 5 minutes more, guys, habang naghihintay tayo. I just want to inform you na yung webinar natin, meron po yung certificate, ha? Pasensya po dun sa hindi pa napapasend. Pero kapag po naka-5 kayo na seminar, na webinar, na attendance, meron po kayong certificate. Legit certificate po yan from Tickmill that you completed our training. Okay, beginners and advanced training. So ibig sabihin, meron po kayong legit na certificate that you could use, no, sa inyong application or sa inyong resume na may a-add ninyo. So ibig sabihin po, talagang pwede nyo pong gamitin yung certificate na yon. And sinasabi ko nga po kanina, meron tayong point system na kung saan is kapag may mga highest pointer po tayo, pinapadalan po natin yan ng Tickmill giveaways. Kasabay po yan ng mga demo account contest winners natin. Okay? So, after po ng webinar, we normally have a demo account contest. Bakit po? Kasi we want you guys to apply kung ano po yung natutunan ninyo sa ating webinar. So, that's why we have demo account contest. And that would be after, at least 1 week after ng webinar natin. Ini-schedule po natin lahat yan. And I want you guys to join and participate. Wala pong magaling, wala pong mali or tama. Basta as long as na-apply nyo po yung natutunan ninyo. And if you have queries and questions and mga gusto nyo po pong linawin, we're here to reach out po. Yung ating Facebook group page, meron po tayo niyan. Ma'am Kat, if ever you could copy or paste it sa ating group chat. Ayan, may question and answer na tayo. Ma'am, good evening. Ang akin po, wala pa yung certificate. Sir Andrew, please send me a message or Ma'am Kathleen and then your email address para ma-check po natin. Kasi basta po hindi nakaabot ng 5 webinars or nakakomplete ng 5 webinars, hindi po natin pwedeng mabigyan ng what do you call this, ng certificate. I hope you guys understand. Okay? So, yan. We only have 3 minutes. Waiting time lang tayo, guys, ha, para dumami tayo before we start. Okay? May nag-raise ng hand? Sino po yung nag-raise na? Nawala. Ayan. Sina Sir Paterno. Thank you po. At anito sila. Si Sir Michael. Ayan. Si Sir Louie. Ayan. Opo, Sir Louie. Thank you. Marian Salayon, ba't dala-dalawa kaya ang kanilang mga... Hello, Sir Alvin. Ayan. Ma'am Leng, thank you. Ayan. So, si Ma'am Ose, nandiyan na si Ma'am Lucy. Ayan po, Ma'am Lucy, meron po tayong bago na taga Maykawayan din siya. So, sa chat box, hanapin na lang natin later. No? Para at least mag-guide. Mary Jane ba? Si Ma'am Annabelle.
Annabel ba? O, Annabel Siang. Siya po yung taga-Maykawayan. Alright, so siguro we could start now. We are already 40, no? Including the host. I would like to invite Pastor Shem to lead us to a prayer before we start. Thank you, Sir Shem. Sige po, let's put ourselves in the presence of the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Niloob mo na makasama-sama kami sa free webinar na ito, Panginoon, ng Tikmid. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan ang bawat attendees, Lord, ay maunawaan namin ang mga madi-discuss dito, Panginoon God, at patuloy na ang interest namin ay lumawak pa at matutunan namin ang bagay na ito na alam namin makakatulong, Panginoon, sa aming pinansyal na pangangailangan at sa marami pang bagay sa mga plano namin sa aming buhay, sa pamilya namin. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo po si Ma'am Sally sa kanyang pagdi-discuss ng mga topics na pinirefer niya at nawa, Panginoon, ay maging maayos ang aming mga internet connections at maging malinaw ang dating ng mga boses ng ni Ma'am Sally upang ang distraction ay mawala at maunawaan namin, Panginoon God. At nawa, Lord, ang iyong pagpapala ay pagkaloob mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat pong muli at patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Pastor, sa prayer natin. Ayan, tama po yung prayer ni Pastor. No? Sana mas madali po nating maintindihan at clear at unang-una walang brown out at walang malakas na ulan at wala rin pong internet interruption. No? Yun po yung una nating prayer. In fact, bago po ako mag-open ng Zoom meeting, sobrang lakas po ng ulan dito sa amin. Ako po ay nasa Rizal area. No? Sobrang lakas po talaga ng ulan. Thank God at huminto dahil habang tayo ay nag-aantay ng oras. Anyway, okay, so guys, are you ready? So especially dun sa mga bago, no? I hope guys kapag ka medyo mabilis po, sabihin nyo lang or i-chat nyo lang para ano po tayo, mababagalan ko po ang pagdi-discuss. Okay, so beginners naman po ito, so I know it will be easy to understand po para sa ating lahat. Okay, so let's start na. Off ko lang po yung webcam or yung camera para hindi po tayo mas para mas mabilis po yung pagpasok sa internet, ano? Okay, and then let me share my screen. Ayan. Kita na po. Ayan. Oops, sorry. Kita na po yung screen natin? Ma'am Kat? Yes, ma'am. Kita na po. Okay. All right. Okay. All right. So guys, hello again. Good evening. So we are going to start our webinar. So before we start po ulit, magpapakilala po muna ako. No? Ako po si Sally. Ako po ang country manager ng Tikmil. Ang Tikmil po ay isang forex trading broker located in UK and in Europe. And it's in the business po for 8 years or running 9 years na po sa buong mundo. And running 8 years naman po dito sa Philippines. Okay, so I've been into this business for almost 10 years na po. And ang aking mga kasama po ay isa rin po sa mga nagtitrade. At sila rin po ay may experience na sa pagtitrade. So kaya po tayo nabigyan ng pagkakataon or opportunity to discuss this with you because we have the knowledge and we have this experience po para magturo na sa inyo. Okay, so mag-start po tayo. Ang business forum po na sinasabi natin ng Tikmil is just a simple understanding po, ano po ba yung nangyayari sa panahon na natin ngayon? Ano po ba yung status natin? Yes, this is recorded. Status natin sa ngayon sa Philippines. Okay? Pag sinabi nating entrepreneurship, anyone na nasa isip ninyo para mabanggit natin or ano ba ang nasa isip ninyo pag sinabing entrepreneurship, magbibigay po ako ng 5 points sa unang magsasabi kung ano ba ang entrepreneurship.
businessman, business. Tama naman po. Sa mambilin, tama naman po. Actually, generic po, business. Okay, tama naman po yun. Ayan, so dun po sa tatlong naunang nagsabi ng business, 5-3-1, 5 points sa nauna. Second po is 3 points. Then 1 point dun sa pangatlo. Ma'am Kat, paki-monitor lang kung sino po yung nakakuha ng points. Basta po yung nauna, 5 points. Yung second is 3 points. Then 1 point po doon sa panghuli or pangatlo. Okay? So pag okay, so pagka ganung sinabing entrepreneurship, it is a business or someone na gustong magkaroon ng negosyo na kung saan they are taking the risk in hoping sa profit, no? We are going to have a business. Pero of course, sa business natin, we are to take a risk. Na ang alam natin, of course, we are hoping na magkaroon ng profit, but still, of course, we are expecting some losses. But of course, calculated risk naman sa lahat ng pagkakataon. No, yan ang entrepreneurship, which is yun po yung pinapasok natin ngayon. And forex trading is not an investment, it's a business. Okay? Then, gusto ko pong i-impart sa inyo, ano bang status ng Pilipinas at bakit kailangan nating dumaan sa ganitong klase ng pagtuturo? No, gusto kong ipaalam sa inyo na sa ating pong status ng bawat Pilipino, 74.7% belongs to lower class. No, yung pamilya na kumikita lamang ng 328,000 pesos per year. Magkano na ba ang ano natin ngayon? Ang minimum natin ngayon. So, ang sabi nila nasa 610 kapag ka hindi agricultural sector. 610, sanay po ako ng dollars eh. 610 pesos per day, no? I-compute mo yan sa 30 days or 26 days, magkano lang po yan. So talagang napakalayo po ng status ng Philippines or ng Filipinos para magkaroon ng magandang kabuhayan dahil po doon sa una-una doon pa lang sa ating minimum wage. Napakababa na po, no? Then second is 25% lang po sa Filipinos ang financially literate. It's sad, but that's the truth. Bakit po nangyayari yun? Kasi hindi po napapractice. Bakit hindi napapractice? Kasi from the parents, hindi na ituturo ng tama doon sa mga anak. Bakit hindi natuturo ng tama? Kasi nga po, hindi na i-apply. Unang-una, yung application, hindi po nila kayang gawin. Bakit? Imagine niyo guys, kakapraso yung sweldo mo, pilit mong pagkakasahin doon sa napakalaking presyo na mga bilihin ngayon. So kung hindi ka talaga magtitipid at hindi ka talaga marunong mag-budget, wala po talaga mangyayari. And this is the reason also kung bakit tayo nagkakondak ng mga financial literacy program. Okay? Then 89% of Filipino youth rely so much on their parents' financial knowledge. Katulad ng sabi ko kanina, kung ang parents mo hindi nag-a-apply ng financial literacy o hindi siya financial literate, eh nagre-expect ang mga anak or ang second generation nila ng knowledge dun lang sa kanilang mga parents. So, paano kung hindi nga sila nag-a-apply? So, wala na. Kita nyo yung percentage na meron dyan, 89% guys. 89% is too much, way too much para hindi ma-apply ang tamang financial knowledge na meron tayo ngayon. Na dapat ay na-experience po ng bawat kabataan. In fact, sabi nga nasa bahay pa lang bago pa pumasok sa school, natuto na magtipid, hindi lang sa pera, no? Kasi pagka mga babies hindi pa naman naintindihan. Pero yung paggamit sa laruan, kung paano iingatan, kung paano itatabi yung mga gamit sa school, 'di ba, para mas makatipid kasi hindi po nasisira agad. Naiingatan in a sense na nakakatipid po. Yung mga ganung kasimpleng bagay is part of financial knowledge po. Hindi po yan basta character or behavior lang ng bata. Okay? Then, less than 5% po ang families na merong savings regularly. Oh, aray. Okay? Tamaan po kung sino, bato-bato sa langit, no? Ang tamaan, bukol. Pero that's the truth po. Sino po ang may savings dito? Sige nga. Hindi ko naman sinasabi, no? Hindi po ako mangungutang. Sino po may savings dito? So, syempre, di ba guys, as much as possible, meron tayong savings. Kahit kaunti, sabi nga nila, di ba, you have to set
the money na kailangan mong i-save bago ka mag-spend. I know it's really hard to do that, guys. I know. Kasi ako, nag-struggle din ako. But of course, we really have to practice it. Kasi tayo rin naman ang mag-harvest kung ano man yung ginagawa natin pagtitipid in the long run or in the future. Sabi nga nila, marami kasi guys, actually sa dami ng mga Facebook na napapanood ko na reels, stories, contents and everything, no, kanya-kanya sila ng opinions, and besides, everyone has the right to say or to give their opinions actually, because everybody has one. So, ang point doon is how are you going to apply it sa sarili mo? Okay, kung meron nag-advise sa'yo na, sige, you have to enjoy your life, use your salary, use your money, wag mo, anong gagawin mo, pinag-iipunan mo yung pagkakasakit mo, pinag-iipunan mo yung mga dapat na hindi dapat mong pag-ipunan, yung sabihin natin, kamatayan natin or whatsoever. But guys, it's a fact. Ngayon, katulad nitong sa number five, 84% of Filipinos are not financially prepared. Ito na yung sinasabi ko kanina. Kung wala kang itinabi, wala kang na-save, or wala kang something na madudukot mo during hospital na problema or medical cases, ano ang gagawin mo? Siyempre, ano mangyayari? Pupunta na naman yan sa parents, pupunta na naman sa relatives. Guys, I'm not stating this is because of masyado kong tawag dito binababa or pinapersecute yung mga ganong klase ng families, no? Yung close family ties kasi is one of the culture na meron tayo dito sa Philippines, and it's also a good behavior or culture, provided na nasa tamang lugar po, in a way na hindi naman po ma-abuse. No, kasi minsan ito guys, totoo to, and I know, I would like to know your thoughts as well. Na minsan kaapu-apuhan na may anak na yung let's say yung mother or yung parents, nang anak na sila na, and then may ano yung anak nila, may apo, nagkaapu-apuhan, second generation na nung apo nasa kanila pa rin. Bakit? Kasi close family ties. Ano sasabihin nila sa inyo? Hindi, masaya kami kasi magkakasama kami. Hindi po. Hindi po na-develop yung character or yung behavior ng bata na maging independent. Hindi rin na-develop ang character ng mga bata na para maging magkaroon ng sariling desisyon para sa sarili nila. So in that sense, namamanipulate or nasasakop lang po ng authority nung parents or nung grandparents yung buhay ng mga bata. So ano nangyari? Naulit lang po yung generation nila dun sa bata. Which is yun po yung sanang mabago natin para mabago rin yung buhay ng bawat bata na instead na hindi po sila nakasandal or nakadepende lamang dun sa kanilang families. Okay? Then below 3% ng population ng Philippines ay may insurance. So sino may insurance dito? Hindi ko na minamention kung anong company yan. Pero guys, this is very sad na malaman na 3% lang po. But guys, if you are familiar with the micro insurance, yung mga nasa Cebuana, Palawan, yung nasa mga pawn shop, napakaliit po ng percentage ng hinihingi nila, but it's already a micro insurance. No, na penetrate na po yan. In fact, mas malaki po ang percentage na meron ang micro insurance. Okay? Then, pang-pito po sa status na meron tayo, 1% lang of the total population ng Philippines ang may alam sa stocks or nag-trade na sa stock market. Is anyone here nag-trade na po sa stock market? Okay, kasi noon, alam nyo guys, ang stock market talagang pang mayaman yan. From pang rich people, kumbaga. Unang-una, pupunta ka sa stock market, sa Philippine Stock Exchange, no? Doon ka pa makikipag-sapalaran sa pag-trade. No? And then it's not just a small amount of money. It's a big money. Okay, so that's why we actually, ito, recently lang nagkaroon ng kaalaman sa forex trading, sa stock trading, crypto trading, ang mga tao. No, I just hope na mapunta sila sa tamang mentor, sa tamang company, and sa tamang proseso ng paggamit at paano pag-trade, no? Kasi napakarami pong scam ngayon na lumalabas. Okay? Then second, ito isa pa rin yung napaka kung iisipin niyo, para talagang hindi nararapat na amount. Yung 3,600 per month na pension ng mga senior citizen. Guys, yung 3-6 pang maintain lang yan ng kanilang mga gamot.
at the age of 60s, kanya-kanya ng sakit ang lumalabas dyan. So I hope guys na itong 3,600 per month na to, hindi po ito talaga masyadong parang makocompensate yung kailangan ng ating mga parents. So kung meron kayong savings, and definitely ma-alleviate nyo yung kailangan para doon sa ano, para sa medicines nila, 'di ba? So kung may insurance din naman yung mga lolo't lola or yung mga parents niyo, at least magagamit din. Yun yung sinasabi natin, no. Hindi ako ganoon ka well-versed insurance, but I have one, no. Pati yung anak ko nakuhanan ko na din, but ang point dito guys is it will benefit you in the future. I'm not promoting any insurance company here, guys. I just want you to understand and open your mind na ano ba ang meron sa mga ito. Instead of us and spending our money dun sa mga pansamantala lang na ano, na enjoyment natin. Okay? Then number 9 na status meron tayo, guys. 8 out of 10 OFWs have no savings. Aray. Sino po ba mga naging OFW dito or kasalukuyang OFW? Meron po. Ako po, I have 3 siblings, no, na nag-OFW po sila. And yung dalawa po bumalik na sa Philippines. Yung isa talaga nag-migrate na doon. So, I cannot say na wala pong ipon. Pero ang sa akin po is, sa tingin nyo po ba worth yung pag-stay nyo ng matagal sa ibang bansa? Then pag-uwi nyo, hindi nyo na makilala yung mga anak nyo kasi malalaki na, no? And then pagdating sa huli, wala pa rin kayong ipon. Bakit? Kasi naman, yung pera naman na ginagamit ng mga relatives natin sa ibang bansa, is same pera din naman na ginagamit nila for spending on a daily basis. So, ibig sabihin, wala, magkakaroon lang yan ng value kapag naipadala na sa atin sa Philippines. And that is one of forex trading, no? Yun po yung forex trading. Exchange of money or currencies. Ng different currency. So, yun po yung sinasabi ko na hindi porke OFW yung kasama natin or yung pamilya natin, ibig sabihin is ano na po tayo, mayaman na po kung sasabihin natin or rich na po talaga pagdating sa ganitong usapan. Pero sabi nga guys, ang 8 out of 10 OFWs ay walang savings is napaka, ano po yan, laki ng percentage na nangyayari sa Philippines. And ito guys, ang pinaka talagang kinalulungkot ko. 90 billion pesos ang estimated amount ng scam money in the Philippines for the last 10 years. Erwin, rich people don't work for money po. That's correct, Sir Erwin. And they let their money work for them. And that's rich people. Tama po. So, yung 90 billion pesos, guys, na sinasabi dyan is yung mga scam na companies or may mga tao na naniniwala na gusto nilang yumaman ng mabilis. Yun yung sinasabi natin, get rich quick scheme na sinasabi. Ang dami pong na-scam yan. Ako rin po is biktima na ng scam. No, una ko pong pasok sa forex trading, scam po pala or scammer po yung aking brokerage na napasukan. I lost millions po doon po nun sa una kong sali. So, but again, it's charged to experience and at least na-realize ko and nalaman ko po ano na yung talagang tunay at legit na broker. So, possible din po kayo na naka-experience ng mga meron pong nagsasabi dyan of 30% monthly guaranteed na profit. May mga ganyan pong binibigay ang mga scammers ngayon actually. Pero yun nga po, be vigilant. And make your due diligence para po hindi po tayo maloko. Hard-earned money po yan. Ang point lang po natin is, of course, hindi po tayo masyadong maghangad ng sobrang laking kita sa napakaliit na halaga ng investment. Let's say ang investment mo, 1,000 pesos, and you're expecting millions in return, di po ba eh parang napakalayo naman po ata nun. But anyway guys, ito po ay binidiscuss ko sa inyo para at least mabigyan nyo rin po ng idea yung mga anak ninyo or yung mga pamangkin ninyo na kailangan natin malaman at magkaroon ng kaalaman sa financial na status ng buhay. Dapat may financial knowledge tayo at literate tayo. At hindi lang literate guys, ina-apply. Magkaiba kasi yun. Pagka literate ka nga but you are not applying it. No? Magkaiba yun. So sa akin, hindi po tayo naninermon dito. No? Ang sa atin lang, reality lang po ito. Okay? So sa nangyari nung pandemic, sabi nga, how to find the right extra income source
for you at this time when people are losing jobs. Good thing nga kasi nag-open na ulit after pandemic, 'di ba? So at least we started to open up everything, even tourism is booming na again. Okay? So wag naman sana ulit maulit, no? Okay, so financial components and skills such as budgeting, kasunod sinabi ko kanina, budgeting, investing, borrowing, taxation, and personal financial management. Ito po dapat yung napag-aaralan natin at naipa-practice natin on our daily lives. Okay? So move forward tayo. Okay, so yung issues na binention ko kanina, dito lahat yun. Yung unemployment rate, yun po yung pinakamataas nating unemployment rate was 7.7. So far, medyo bumaba po ng konti, 6% na lang po ang ating unemployment rate. Ang interest rate natin ngayon, actually ito po ay annual po ito no, ng mga banks. Meron po tayo ngayon actually 6.25% na. And ang inflation na po natin actually is 6.6% compared po dun sa mga nangyari nung 2020 up to 2022. So medyo we are starting to recover actually so far, and we are really looking forward dun sa mas mataas pa at mas maganda pang results, no? Sabi nga ng kanino nanood ba ng Sona dito? Sa tingin nyo na magandang sinabi at sa tingin nyo yung makakatulong or nakatulong or nagawa na no ating current president ngayon, no? So I hope guys naintindihan niyo yung SONA. Then ito again yung financial literacy na pinag-uusapan natin kanina. Guys, please try po nating i-observe ito sa bahay natin and mai-apply po ng inyong mga anak. Simpleng pagtitipid sa baon, simpleng sacrifices will mean a lot in the future para sa kanila. Then of course, pandemic guys, ito po yung game changer na sinasabi. Everything changed after pandemic. Nawala na po yung iba pang mga pag-aaral na face-to-face, of course, ngayon pa lang po bumabalik. No? Lahat is naging online. Naging familiar po tayo sa lahat ng bagay. Lahat online. Even communications, just like what we're doing right now, instead na face-to-face seminar, we're doing it online. But of course, may mga benefits din po na nakukuha. But basically, sa students, medyo ako po hindi po masyadong boto sa modular ba yan or yung online learning na sinasabi nila. But anyway, it happened na and we are still continuing such procedures sa ibang mga subjects at sa iba pang pagkakataon sa school, no? So yun po yung sinasabi natin na issues na ini-experience or na dinadanas ng Philippines sa ngayon. Alright? So gusto ko pong maiintindihan po natin dito sa discussion natin ngayon. Sabi ko nga we are more on financial literacy program. So sa tingin niyo po ba ano ba ang ibig sabihin ng savings account? So pag sinabing savings account, ano ba yung naiisip natin? No, pag sinabi kasing savings account, guys, ano ba yung difference niyan? It's a pile of money that you put aside for a rainy day. Ayan, it is usually does not generate a lot of profit. In other words, savings is like a very passive form of investment. So, itinabi mo lang, nilagay mo lang sa wallet, hindi mo ginalaw, it's already a savings. Nilagay mo sa banko, hindi mo ginalaw, savings na rin po yun na tinatawag. Okay? It has a very low degree of risk except force majeure. Kung may nangyaring bagyo, tapos yung naapektuhan yung bank, so yun, possible, no? Yun po yung mga force majeure na nangyayari. Or nasunog yung bahay, nandoon yung pera sa bahay. Okay? Then pertaining to security, savings is more secure and safe. Yan po ang savings. Napakadaling intindihan. Okay? Emergency fund. Yes, tama po. Okay, Sir Ian. Ayan. Tama po yung savings na sinasabi niya. Emergency fund. Thank you. Then it does not need proactive management kasi nga itatabi mo lang siya. That's savings. Okay? So, gagamitin mo lang pag emergency, katulad nga na sabi ni Sir Ian kanina. Alright? Then, of course, next natin, ano ba yung investment? So, i-compare natin siya sa savings. Definitely, it's opposite of savings. It is where you deploy your funds actively for a higher rate of profits. So, nag-i-invest tayo para kumita. Okay, hindi lang katrabaho, nag-i-invest tayo. Yung sabi ni Sir Eric Bayon kanina, sabi niya na rich people don't work for money. And they said that, of course, it's money working for you. Yan po yung sa investment. Then, of course, it carry a higher degree of risk unlike doon sa savings. Alright? Needs proactive management. Of course, you have to monitor your investment. Then, ito nga po yung sabi ni
Sabi ni nga Warren Buffett, no? Sabi ni nga, on earning, never depend on single income. Ito na yung sinasabi ko. Make investment to create a second source. All right, on spending, if you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. Ito po yung sinasabi natin na lahat po ng mga impulsive buyers dyan, no? Tamaan, kung sinong tatamaan, guilty as charged, sabi nga. Minsan ang daming binibiling mga damit, sapatos, no? And at the end of the day, hindi mo naman magagamit. Bandang huli, kailangan mo ng pera para sa investment or something. Ang nade-deploy mo is, ay ang nagagamit mo is yung cellphone and laptop, which is very important sa business mo. So, kasi kailangan mo ibenta, yun lang ang may value. Alright? Then on savings, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ito yung sinabi ko kanina, itabi muna yung kailangan mong itabi bago ka mag-spend ng money. Kasi sometimes, sa sobrang pag-spend natin, pati yung hindi natin dapat magagastos, nagagastos kasi nakakita natin na may pera pa. Okay? On taking risk, never test the depth of river with both the feet. Okay, sabi nga, when we do business, please, we have to make sure that the risk that we're going to make or to take are only calculated risk. Okay, on investment, do not put all eggs in one basket. Then last one, on expectations, honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people. So napakagandang quotes po dun sa mga tipong alam natin na icon pagdating sa investment at saka mga ano po, mga kilalang rich people sa ating industry, no? Ano ba yung, ito pa yung sa discussion natin, no? Ano ba yung business trends na meron tayo ngayon? Anyone? Sa tingin nyo na trending ngayon na business? Okay, tama po Sir Erwin, dropshipping. Tama po. Actually, nag-boom po ang dropshipping during pandemic up to now, no? Then, meron pa po mga vlogging, ayan, yung mga reels. Alam mo, nagugulat na lang ako sa Facebook. You can support me by sending stars. Ayan. So, I really don't know, guys, how it calculate, no? Kung sino yung mga naggagawa ng reels, no? Tama po, food business. Hindi po yan mawawala talaga. Selling via social media. Tama po, Ma'am Claire. Tama po yung lahat yung sinabi nyo, no? So, guys, ito pong business trends na meron tayo. Ito po, bigyan ko kayo ng idea. Itong online selling, nag-boom yan during pandemic. Aminin nyo, talagang kahit sino yata nagbenta, no? Then vlogging ito, dumadami na po. YouTube, reels, no? Facebook, TikTok, lahat yata. IG, lahat meron na. Ito yung sinabi ni Sir Erwin, dropshipping. Yung cleaning services, guys, meron na rin mga home service na mga kung ano-ano, no? Pati tutoring, meron din po. Affiliate marketing, never na nawala itong affiliate marketing. Ito po yung mga multi-level marketing or networking companies, no? Na up to now. Ayan, mga freelance, ano po, freelance na mga work. No, freelance po yan. So hindi po natin sila, and up to now actually working pa po yung ano, yung ganong klase ng business, no? Pati po yung forex trading actually. Forex trading po yung ngayon, nag-boom po siya lalo nung nagsimula yung pandemic kasi ano po yun, nasa stock market po, marami na nasa stock market and then because nag-down or bumagsak po yung stocks because sa pandemic, dahil nga po syempre hindi na nakakalabas yung mga tao, so naglipatan po sila sa forex trading. I will discuss you something later, no, about it. Okay? So yan po yung business trends na meron tayo ngayon. If you're going to build your business or put up a business, always make sure na build your business around what you know. Kung ano lang yung alam mo or kung saan ka well-versed, yun ang gagawin mo. Don't do business na malayo or wala kang alam. Alright? Of course, kailangan mong alamin lahat ng parte ng negosyo na gagawin mo or lahat ng bagay na makakatulong sa'yo. Okay, tell everyone you know what you're doing. Oh, ayan na yung social media. Hindi mo na kailangan mag-hire ng people. If you want to do it yourself. And of course, use the social media para po mas madali yung reach. Ito na, avoid unnecessary expenses. Kung nagsisimula ka nagbi-business, of course, hindi mo naman kailangan, katulad ngayon, social media lang ang pinakapuhunan mo, no? So, syempre, kung hindi computer, laptop, internet connection, yan lang.
Then of course, kung ano yung product na gusto mong ibenta. Then don't get buried with credit card debt. Minsan guys, dahil sa gusto natin maging presentable ang lahat ng bagay na sa business mo, naiutang mo na kagad lahat sa credit card. Bandang huli, nakikita mo yung sarili mo, you're just paying your debt sa credit card. And ang masakit pa nun, interest lang binabayaran mo. Hindi kasama yung principal amount. Okay? Then make sure your receivables policy won't sink you. Ayan na. Ayan sinasabi ko. Minsan, pinapautang ng pinapautang yung lahat ng produkto kasi akala natin, expecting natin na magbabayad sila. Bandang huli, ayun, receivables lang lahat. No, minsan, guys, ano yan, normal sa mga product-based companies. Yung mga supplements, no? Kasi iniisip nila, babayaran ako nito or additional network sa kanila. But please make sure, guys, lahat po ng products na meron kayo is same value ng pera ninyo. Okay? Build up sweat equity. Ibig sabihin po, wag muna kayo mag-hire ng inyong employees. Ikaw muna. No, hindi mo naman kailangan na magdagdag pa kagad ng employees eh. Ikaw lang muna, and then since ikaw lang muna at ikaw nakakaalam kung paano mo paikutin yung negosyo mo, better na ikaw lang muna. Okay? Take advantage of free advertising and marketing. Ito yung sinabi ko kanina na use social media, ang dami niyan, ang daming source para ma-market mo yung products mo and services mo. Then get ready to hustle. Of course, kailangan mo magsipag. Wala namang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Especially kung wala kang employee. So, in case na whatever results ng ginawa mo or ng result ng business mo, it's just a reflection of what you did doon sa iyong pagnegosyo. No? So, huwag kang mag-expect na magandang result kung hindi naman ganun kaganda yung ginawa mong pagtatrabaho o pagbibuild ng business. Okay, so I'm just giving you an idea, guys. I know, alam nyo na to, but a better reminder lang po ito para sa ating lahat. No? In fact, ako din po ay nare-remind dun sa pinag-uusapan natin. Okay, so continue lang po ako. No? So sabi ko nga kanina, sa dami ng business na online, I mean, na trending na business ngayon, isa po ang forex trading na business na talagang nag-boom during pandemic. Okay? So tapos na po yung first session ng ating discussion, no. So lilipat naman po tayo sa forex trading. But before that, is there any question po na gusto niyo pong itanong? So far malinaw po ba lahat before we continue? Kasi hanggang 9 o'clock naman po tayo, no. So stop share ko lang muna, no. Ayan. So wala naman pong question so far. Wala pong sermon kanina, ha? Ano lang po yun? Talagang yun po yung topic natin ngayon. So for ano, continue na tayo, no? So 30 minutes pa lang po tayo halos nag-uusap. Okay? So punta na po tayo sa forex trading na po na topic. Okay? Ayan. So can you see the screen po? Wait lang po, ah. Hindi ko masyama palaki. Ayan. So, ayan. Can you see the screen? Ma'am Kat? Yes. Yes. Okay. All right. So, ganun. Pag-usapan natin ngayon yung forex trading dahil ito naman talaga yung pinaka nag-boom during pandemic or during nung time na talagang nagbagsakan po lahat ng stock market. Okay? So, ano po ba yung pag-aaralan natin sa forex trading or what is forex trading? So, ang pag-aaralan natin ngayon is, of course, yung forex market, size, liquidity, and competitive price. Then, pag-uusapan din po natin yung forex market structure, types of forex brokers, then forex market features, andyan po yung volatility, and then earn in bullish and bearish market, trade within 24/5 anytime, anywhere, then leverage. And the Forex is an open book and basics Forex trading guide. So yan po yung topic na in sa ating session na part 2. Ayan. So, ayan. Okay. So pag sinabing forex market, guys, is there any idea na papasok po sa isip nyo? Anyone?
Pag sinabing forex trading, ano po ba, or sorry, forex market, ano po ang nasa isip ninyo? Hello po. Sagot lang po kayo na ayan, foreign exchange, trading of currencies. Ayan, tama po si Sir Christian. 5 points kay Sir Christian. Ayan, sino pa? Currency. Pag naisip nga naman yung current forex market, it's currency. Sige po. 5 points kay Sir Christian. 3 points kay Sir Floro. And exchange rate, possible. Yes. 1 point po kay Sir Ian. Ayan. Crypto. Ayan, actually po yung mga sinasabi niyo is crypto is another market po, Sir Erwin. Okay, so Ma'am Kathleen, 5 points kay Sir Romel. Then foreign exchange and 5 points pala kay Sir Romel, 3 points kay Christian, then 1 point kay Sir Ian. Ayan. Ayan, trading of different currencies. Actually, yeah, tama po. Tama na po yung mga sagot ninyo, no? So, pag sinabi pong forex market, it is a market where the buying and selling of currencies takes place simultaneously. Ano pong ibig sabihin nun? Yung simultaneous or continuously na nagbabuy and selling of currencies and nagtitake place sa forex market. Okay, paano po ba sinasabi ng forex market? Guys, pag sinabing forex market, sabi nga is currency, ibig sabihin pera. Tama po si Sir Mark Francis na money ang pinag-uusapan sa forex market. I-compare natin siya sa stock market. Ano ba yung stock market? Di ba, shares of stocks naman ang pinag-uusapan natin doon. So, another market na meron tayo is property market or yung real estate. Okay, pag sinabing forex market, guys, so, alimbawa, pupunta tayo ng ibang bansa, especially kung US, of course, bibili tayo ng US dollar kapalit ng peso. Okay? Then, pagpunta na, hindi pa tayo nakakalas, we change our mind, and then babalik natin, kukunin natin ulit yung peso, babalik sa dollar, yung dollar, ibabalik natin, babalik ng peso. So, that's already a forex market or a forex trading. Okay? So, even other currencies, pwede rin pong ganun. Pupunta ka lang sa money changer, papalit ka ng dollar or peso into other currencies. Yan po yung forex trading na sinasabi. Then pag sinabi naman pong stock market, di ba, nag-exchange ka ng stocks. Pero hindi po ito katulad ng forex. Halimbawa, sa stock market, of course, shares ang bibilin mo. Anong ibabayad mo? Siyempre, pera. So ang kapalit nun, shares of stocks. And sa forex market, you can buy and sell any currencies at any time na gusto mo. As long as provided siya ng broker or ng LP na pinasukan mo. Okay? We will discuss that further. Okay? But ang gusto ko pong makita yung difference ng stock market sa forex market and then sa real estate. Doon sa stock market, guys, kasi masasabi ba nating liquid ang stock market? Anyone? Any idea? Masasabi ba natin hindi, sabi ni Sir Andrew, hindi daw liquid ang stock market. Anyone nasasagot po? Si Sir Abel, si Ma'am Belen, tama po. Si Ma'am Claire, ang sagot niya, liquid. Okay? Sino yung nag-send ng isa pang no? Si Sir Ronald Young. Ayan. So, sabi niya hindi rin liquid ang stock market. Tama po sila actually. Kasi guys, ang stock market, kailangan mo munang maghanap ng broker para tapatan yung pera na meron ka and tapatan mo din yung presyo ng bawat shares na bibilin mo para sa kanila. So, ibig sabihin, there's a middleman na pwede mong hanapin or dapat mong hanapin para lang makabili ka at magkaroon ng shares of stocks. Besides, and another thing is, kailangan nga yung price ng shares and volume na meron sila, yun yung dapat na imi-meet mong price or volume. Unlike sa forex market, anytime available yung price and currencies, pwede ka nang mag-trade. Okay? Yung middleman nila is actually broker ang tawag doon, no? I'm not sure yung fund manager, but fund manager is used normally sa forex trading. Then
Yung real estate naman guys, ganun ba liquid ba ang real estate? Sige nga, meron bang may mga broker ba tayo diyan sa ate participants natin ngayon? May mga real estate broker ba tayo? Is real estate or property market is liquid? Gusto ko malam. Hindi daw. Tama si Ma'am Belen. Si Ma'am Mary Jane, tama din po. Tama po, 5 points kay Ma'am Belen. Tapos, the next would be yan. So, ano na po kayo? Sunod-sunod na po yan. 5-3-1, Ma'am Kat. Okay? Bakit hindi po liquid ang, what do you call this? Ang real estate or property market. Simple lang guys. Diba, pag bibili ka ng property, kung ikaw ang buyer, of course, kailangan you have the money, syempre. Then you have to find ano ba yung property na gusto mo. Ito ba ay commercial, ito ba ay condos, or ito ba ay buildings, no? Or second is, kailangan mo yung lugar, yung listings. Kailangan mong kumuha ng listings, di ba? Pag kukuha ka ng property, hindi yung basta-basta kukunin mo, okay na. Diba? Then kung ikaw naman ang seller, kailangan, of course, licensed broker ka, real estate broker ka. Then, of course, kailangan available yung lahat na gusto mo na kukunin. Ang hirap kumuha ng, what do you call this, ng client. At maghahanap ka pa ng client kung ano yung ibinibenta mo. Eh, sa dami guys na nagbibenta. Sige nga, ang dami nagbibenta ng condos. Anong meron ka? Diba? Na wala sila sa pagdating sa condo. Diba? Lahat halos pare-pareho. Pero sabi nga, hindi siya, yun nga yung sinasabi. That's why we call real estate or property management or property markets na illiquid. Hindi madaling ibenta guys. Sobrang hirap po talaga. Madali lang magsabi na may buyer na. At the end of the day, baka nga scam pa po. I know guys, kasi po I've worked sa isang company na talaga, financial ano kasi kami. I've worked sa Makati as a international financing firm po kasi kami. So lahat ng lumalapit sa amin, mga nagpapa-finance, and lahat bumibili, bandang huli nai-scam pa sila. No? So it's really hard guys para sa real estate. Pero sa forex trading guys, I know basta matutunan po natin, napakabilis po. Kasi may tinatawag tayong two-way market guys, and that's forex trading. Ano ibig sabihin ng two-way market? Pag sinabing two-way market is bibili ka ng USD gamit mo ang peso. So pera ang ginamit ko pambili rin ng pera. So ibig sabihin two-way po yung market. Unlike sa stocks and property, ang ginamit ko po pera, ang kapalit is shares of stocks. Or ginamit ko po ang pera, ang kapalit is property. So that's why it's a one-way market na tinatawag. Okay? So dun sa forex market guys, meron din po tayong mga exchanges na sinasabi. Kung ang stock market may exchanges, New York Stock Exchange, no? Meron pa iba-ibang mga exchanges ang stock market. Pero bakit ang forex trading ang sinasabing pinakamalaking market globally? And because all over the world guys is nagte-trade and we are part of it. Hindi mo man na naiintindihan o hindi mo pa alam na ikaw is nagpa-participate in a way na hindi mo napapansin. Okay, that's how big forex market is. Dati guys, ang forex market is only actually itong nakikita niya 26 billion daily trading nila. Yan yung umiikot na pera on a daily basis. 26 billion guys sa New York Stock Exchange pa lang yan. That was as of April 2019. Would you believe guys nung ang forex market actually 5.1 po itong trillion nung 2019, but nung sumiba po nung pumasok ang pandemic as of April 2020, naging 6.4 trillion po ang perang umiikot on a daily basis sa forex market. Sa tingin nyo guys, malaki ng sobrang laki nitong pera na to para maka pag-trade tayo or makapag-participate. So napakagandang negosyo kasi unang-una pera na yung pinag-uusapan, pera din yung kikitain mo. Okay? So yan po ang meron tayong exchanges. Meron tayong Sydney, meron tayong Tokyo and London and then New York. Yan po yung mga exchanges ng forex market.
Okay? So, naiintindihan po ba? Okay pa po tayo? Yes po. 5 trillion po yung umiikot sa Forex po. Opo, Forex trading market po. Daily trading volume po yan, Sir Erwin. 5.1 trillion, that was 2019. Then, naging 6.4 trillion na po noong naging 2020 po. Dumagdag po yan noong 2020 dahil yung lahat po ng mga nasunog sa stocks, naglipatan po sa Forex market or Forex trading. Okay? So ngayon, na-discuss na natin kung gaano kalaki yung Forex market. So we are going to discuss yung structure naman ng Forex market. Paano ba ang structure ng Forex market? Paano ginagawa? At sino ba yung mga nagtitrade sa Forex market? Ito yung hierarchy niya, guys. Yung major banks, then itong government central banks. Actually, silang dalawa, no? Ito yung mga malalaking bangko na nagtitrade sila not because na hype sila or kailangan lang nilang magtrade. No. If they are going to trade, guys, these banks and are always checking their economy's status. Ano yung status na economy nila? Pagka nag-trade ba sila or nag-buy or sell ba sila? Ano ang result or impact sa economy? So, itong mga to, pagka sila ang nag-trade, sasabay po yung mga medium size and small banks. Sumasabay sila. And they are using what? Electronic brokering services or EBS. And then, routers po dealing 3,000 spot matching. So, they're using this for trading. Sumasabay po ang medium and small banks sa pagte-trade ng major banks at saka ng central banks. Again, ginagawa nila itong trading na to hindi dahil sa kailangan lang nila basta mag-trade kung di kailangan merong mangyari sa economy nila and makakaapekto sa galaw ng market ng buong ekonomiya ng isang bansa. Okay, ganun po ang structure ng market na to ng major banks, no? Then of course, sabi ko nga sasabay ang major banks. So paano naman tayo? Ay malalaki 'yan. Wala naman tayong ganung kalaking pera. Yan yung mga sina JP Morgan Chase, no? Sina Deutsche Bank, yan po. Yan po yung malalaking bank. Eh nasaan tayo? Ito tayo, guys, oh. Ito tayo, retail traders. So dahil nga po nagkaroon ng financial crisis before, kaya po nagkaroon sila ng retail traders, inopen nila noong 1998, no? So, kaya po tayo nakapasok. Pero, paano ba tayo magte-trade? Makakapag-trade ba tayo ng diretso sa government? Ay, sorry, sa central bank? Makakapagbili ba tayo ng dollar? O siguro, pag umaga pa, pwede. Hanggang alas 3 ng hapon, pwede pa kayong pumunta sa banko. But since let's say, katulad ngayong oras na to, gusto ko mag-trade, makakapag-trade ba tayo or makakabili ba tayo or makakapagbenta ba tayo? Of course not. So that's why, kung sila gumagamit ng EBS, tayo ang kailangan nating gamitin or kailangan nating gumamit ng middleman or ng isang company, which is the retail markets or market makers, or ito po yung mga sinasabi nating mga forex brokers. Sila po yung ginagamit natin or platform po nila ang ginagamit natin to trade. Sila po yung binigyan ng, kumbaga sa mabilis na kasalita, credit limit para makapag-trade po at magamit natin yon para makapag-trade po tayo. Okay? So, malinaw po ba? Through a broker. Tama po, Sir Christian. Ito po yung mga retail market makers or mga brokers, ECNs, and hedge funds and commercial companies. Yan po yung mga broker na ginagamit natin para po tayo ay makapag-trade. No? Okay, malinaw po yung structure natin para makamove forward po tayo. Ayan, so malinaw tayo, guys, ha? Bakit hindi kayo sumasagot? Malinaw po tayo, guys. Malinaw. Sige, please respond para alam ko kung naintindihan po natin. Ayan, Sir Romel, maraming salamat sa yes. Okay? Alright, so then move forward. Ayan. Ano ba yung tunay na market, Forex market structure, guys? Ginamit ko yung tick mill kasi syempre nasa tick mill kami. Okay? So, ang normal na takbo ng isang Forex market structure, guys, dapat ganito lang. Okay? Tingnan mabuti, ha? Dapat from the trader's order, kailangan dadaan sa broker, which is for now, kami po ang broker, si Tickmill.
Okay? Then dadaan po sa EBS, yung electronic brokering services natin, then or routers, then papunta po sa itong mga ito, financial, yung pinag-usapan natin kanina, liquidity providers, forex brokerage, kasi may mga forex broker po na LP din po or liquidity provider. So then financial institution, yan po ang takbo. Then sila po ay magbabato ulit using this EBS, papunta pabalik sa trader. Okay? So, yun po dapat ang role ng broker. So, babalik po yan. Yan lang po dapat ang sinasabi natin na takbo or forex market structure. Ano ba yung LP na sinasabi ko, guys? Remember, pagpunta kayo sa bank, meron kayong makikita doon na iba-iba yung rate ng ano, ng pera, ng USD, ng euros, 'di ba? Iba-iba yung rate nila. Bakit ba iba-iba yung rate? Even sa Western Union, iba-iba yung rate. Tama? Because of these liquidity providers, guys. Sila po yung liquidity provider, sila yung pool na kung saan sila yung nagbibigay ng prices, ng actual exchange rate ng buy and selling ng prices. Yun po yung liquidity provider. Okay? Again, ano yung liquidity provider? Sila po yung nagbibigay ng presyo dun sa lahat po ng currencies na available sa kanila. Yung buying and selling price sa kanila po yun ang gagaling. Okay? That's why ang BDO, that's why ang ibang banko, even the Western Union or even other tawag dito, money changer, iba-iba ang kanilang mga prices because of that. Huwag po natin kakalimutan ha, yung liquidity provider ang dahilan kung bakit iba-iba yung presyo. Okay, huwag kayo magagalit kay BDO, bakit ang baba naman ang presyo na binibigay nila? Bakit mataas naman sa iba? Actually, ang mother ko sa Western Union siya prefer na magpapalit kesa sa SM. Ayan. Example lang guys, medyo mababa talaga ang palitan ng SM. Anyway, kung ano, sino man ang LP niya, hindi natin alam. Alright? So, ganyan po ang forex market structure. Alright? So, ngayon, meron po tayong types of forex brokers. Ayan. Sinasabi kanina ni Sir Eric, si Sir Christian, through brokers tayo dapat mag-trade. Meron tayong dalawang types of forex brokers, guys. Ito yung dealing desk or we call it market maker. Pag sinabing dealing desk, guys, ito po yung brokers or market makers usually provide fixed spread. Pag sinabi pong fixed spread, hindi po gumagalaw yung difference or difference nung buy and selling price niyo. Ibig sabihin ano lang, fixed nga eh, hindi gumagalaw, no? Yun po yung dealing desk na tinatawag or market maker. Then meron naman tayong non-dealing desk. Ayan po yung sinasabi is forex brokers allow forex traders to have direct access into the interbank market. A genuine NDD or non-dealing desk brokers does not require recoding of prices. In other words, traders get the chance to trade following any economic announcement without facing restrictions. So, yan po yung character or yan po ang isa ang characteristics ng STP and ECN, which is a non-dealing desk. And sa market maker po, sila naman po yung naka-fix. Yung, at saka marami po itong feature, marami pang characteristics ang mga market maker na forex brokers po. I will let you know and give you an idea how to spot a market maker broker. Okay, ito yung forex structure ng market maker na broker. Halimbawa po, magte-trade ang isa trader 2. O si trader 2 magte-trade siya ng buy euro USD. Ito po alam ng broker na ang tong trader na to bago lang siya, tapos maliit lang yung amount ng pera niya. So alam niya na matatalo itong broker na to. Itong trader na to. So ang tendency ng broker is mag-trade against sa trader. So anong gagawin niya? So syempre sabi niya maliit lang tong ano niya, amount ng account niya. Tapos pansin ko lagi siyang talo, tsaka bago lang siya, alam ko matatalo 'yan. So anong gagawin niya? Iti-trade niya against doon sa trader, which is yung Euro USD, yung buy niya, ginawa niyang sell dito. So winning trade to. So sino panalo? Of course, like meron lang naman one winner diyan, 'di ba? So since talo siya, ang kumita yung market maker. Ganyan po ang structure ng forex market ng isang market maker na broker.
Halimbawa, ito namang second na trade niya, second na trader. Alam nila na malaki ang amount ng account niya, so may buffer siya, and alam niya na magaling mag-trade ito, so based din sa kanilang calculations. So since alam niyang magaling to mag-trade at malaki ang buffer niya, pagka nag-trade ito, automatic ipinapasa niya sa liquidity provider. Dinediretso niya. So ngayon, ang mag-take ng risk or mag-take ng losses, of course, ang liquidity provider. So mag-trade siya ng sell, of course, ang panalo itong kabila. So that's how market maker works or forex market maker na mga broker works. Ganito ang nangyayari sa kanila. Eh, ano na mangyayari doon? Ma'am Sally, bakit parang mali yata? Bakit parang hindi maganda yung character or yung ganong structure? Guys, it's legal or it's legit. Kasi nga, parang economy yan na. Meron talagang ina-allow na mas malaki ang forex, ang mga market maker is because mas malaki ang nakukuha nilang capitals or investors na pumapasok sa kanila. So, it's illegal and kasama po yan talaga sa forex broker na market maker po sila. Okay? So, ito po yung structure na kailangan nyong malaman kapag medyo ganyan na hanap na lang po kayo ng ibang broker. Okay? Para po hindi para safe tayo. Kasi sigurado yung mga $100 or basta less than $1,000 or actually malaki pa napupunta sa book B. May tinatawag po tayong book A at saka book B. Yung book B, dun po yung mga market maker nilalagay po nila yung kanilang mga accounts doon na alam nilang madali pong matalo, maliit yung accounts, ganyan. Okay? Ang Tickmill po is not a market maker, is an ECN po. Okay? I-discuss ko po yung si ECN. Ayan po yung ECN at saka STP. Pag sinabing yung non-dealing desk po tayo, no? Yung these brokers offer and display actual order book details that usually feature processed orders as well as the offered prices by different banks in the interbank market. So kung ano po yung available na price, yun po kagad talaga ang binibigay ng ECN. Okay? Then straight through processing na brokers directly pass trading orders into their liquidity providers diretso. So ito yung ideal. Katulad nung pinakita ko unang sa inyo kanina, yun ang tamang forex market structure. Pagka bato ng trader, pasok lang sa platform ng forex trading broker, then si forex broker ibabato sa LP. And then LP, babato sa broker, babato sa client. That's the market structure or forex broker market structure na dapat meron tayo. So pagka STP, ECN ang inyong broker, meaning hindi sila market maker. Hindi ko sabihin is sila po yung tama. No? Hindi ko na sinasabing mali yung kabila, but still, mas safe po tayo dito sa ganitong broker. Alright? So ito po yung istura ng galaw ng forex market structure ng STP and ECN. Okay? Halimbawa si Trader 1, magsisell siya ng EURUSD, ginamit ang platform ng forex ang broker, halimbawa Tickmill, gagawin po ng Tickmill or ng STP and ECN broker, dadalhin po diretso sa liquidity provider. So ngayon, si liquidity provider naman po mag-respond, which is magbabuy siya against doon sa trade nung trader. Okay, so nakabuy siya ngayon. So whatever profit or loss, si liquidity provider po ang magte-take note. Okay? Again, halimbawa yung trade niya is nag-buy po siya sa GBP USD or pounds USD. And then of course, diretso sa liquidity provider, isi-sell naman po ng magsi-sell naman dito ang LP. Of course, siya rin po ang magsho-shoulder ng win or lose sa trade na to. So malinaw ba sa inyo guys na ganito yung forex market structure? Malinaw po ba tayo? Tao po. Ayan. Thank you po Sir Romel and Sir Christian. Ayan, so malinaw, naintindihan na, no? So thank you po. So clear daw sabi po ni Sir Paterno. Okay. So now let's move on. So, ang sabi ko nga kanina, role ng forex trader, ng forex broker is just what? Brokers are firms that provide currency traders with access to a trading platform that allows them to buy and sell foreign currencies. So, talagang ang pinaka-role lang po ng broker is dapat gamitin lang yung platform. No more, no less. Yun po talaga dapat ang role. Okay? Bakit po may nagre-reply pa rin sa market maker, ma'am? May mga features po kasi silang ibinibigay, no? Maganda po yung question ni Sir Romel.
Sabi niya, bakit alam naman nila ng market maker, bakit doon pa rin sila nagkumukuha? Actually, sir, hindi nila alam yung iba. Yung iba, hindi alam ng market maker sila. And napakadami, napaka-sweet kasi yung ng mga offer ng market makers. Ito, bibigyan ko kayo ng what do you call this? Tip para malaman nyo na market maker ang isang forex broker. Unang-una, magbibigay sila ng napaka-small amount na minimum deposit sa account. Halimbawa, $1 or $5 deposit. Hello guys, makakapag-deposit ka ba? I mean, sa deposit pa lang, sa charges pa lang, $1, anong kikitain mo doon? Eh, paano kung may 1 million tao na kumagat doon sa $1 investment or $1 capital nila? Hindi naka 1 million sila nang walang kahirap-hirap, di ba? That's one character or one tip or one sweet offer ng market maker. Second, deposit bonus, guys, to the highest level, 100% deposit bonus, 50% deposit bonus, no? Nagbibigay sila nun, hello, deposit bonus mo 100%, too good to be true. Anong gagawin nila sa 100% deposit bonus mo? Di ba? So, sa tingin mo ba, kikita, I mean, may bibigay. Guys, yung mga ganyang 100% or 50%, 30%, basta medyo mataas na deposit bonus, guys, ingat kayo. Bakit? Kasi pa nagtitrade kayo, hindi nyo alam, ang natitrade nyo pala is hindi nyo na account. Meaning, nauna nang naubos yung capital ninyo, na yung pala, bonus na lang pala yung nilalaro nyo. Again, yung ganyang mga bonus, non-withdrawable yan. Alright? So, ingat lang po tayo. So, I've experienced that to one auto trade or robots market trader po ba? Actually, auto trade and robots are a different system po yan, no, na ginagamit. Pero kung saan nyo ikakabit, dun po yun ibang, dun po na broker, yun po yung magiging means kung yung broker nyo ba, market maker. So, hindi po, robots is not a market maker. Free margin ba tawag doon, madam? Hindi po. Yung kasi minsan po may mga tawag dito. Yung free margin kasi, sir, yung percentage yun. Ang point dito is yung ginagamit ninyong trades na account ninyo is hindi na yun yung pinaka-capital ninyo. Naubos na po. Bandang uli, ang ending may utang. About types of broker. Marami na po rin ako webinar na attendan, pero dito ko lang po nalaman yan. At least now, magiging aware na po kami sa mga broker na pipiliin namin. Thank you po, Sir Roman. I'm very, very, guys, open with this discussion. Kasi guys, talagang andami. Kasi nga ako, personally, na-scam ako. So I know na mas maganda pong i-share kasi na-experience ko. And mabigyan din po kayo ng na maging aware. So yung pagbibigay po ng 50% deposit bonus, guys, halimbawa, $100 dineposit ko, bibigyan mo ako ng $50. Fee na $30 sa USD sa XM, fake po ba yun? Sir Erwin, hindi po masasabi na fake kasi actually ang Tickmill meron din pong $30 na welcome account naman po yung sa amin, no? Hindi ko po alam kung ano yung mechanics ng XM, but because natanong nyo po, hindi ko po talaga, hindi po ako familiar. Pero pag nagbigay po ng deposit bonus ang XM, ito the highest level po talaga. Tsaka nagbibigay po yan ng no deposit bonus. Guys, paano mo gagawin yun? Wala kang nga dineposit, binigyan ka pa. Diba? Guys, please, try to understand. These brokers are trying, kasi una, syempre, papanalunin ka, no? Papanalunin ka niyan para mag-deposit ka pa ng mas marami. At the end of the day, nagulat ka, bakit parang wala naman nangyari doon sa investment ko or sa dineposit ko? Kasi nga, because of these market makers na talagang pinapadama ka, no? Yung meron kasi na, actually, in fact, guys, I will tell you this, na sa 8 years po ng Tickmill, ngayon lang kami nagkaroon ng copy trading. And this copy trading is not galing sa Tickmill per se. No. Galing to sa third party. Yung aming Pelican trading, matagal na po yan. Third party po yan. Hindi po yan sa Tickmill. Kasi we don't want you guys na maisip na nagbibigay kayo ng social trading or copy trading, bound to fail naman. No? Kaya ayaw namin talaga. Lately lang nagkaroon because napipressure na rin yung company dahil alos lahat, marami nang nagkakaroon ng social trading, parang Tickmill na lang ang wala. And galing po sa, kumbaga yung sinasabi ko sa inyo guys na marami po kasi nagbibigay ng signals, no? Yung mga signal provider dyan na mismong nakapangalan lang sa kanila. Pangalan lang yung pinapalitan pero sa company rin nila galing, which is bound to fail din kasi it's one way of market maker to earn money.
Pero yung honestly, sa Tigmail po, ako po mismo, nag-i-invite ng mga tao, even sa mga traders po natin na clients na alam ko magagaling na mag-trade, ako po mismo ay nag-i-invite sa kanila to apply as a signal provider. So, ganun po ka-transparent ang Tigmail na talagang ayaw nila on their own company na pumasok yung mga tawag dito, signal provider na yung mga fake, I mean yung mga scammer po. No, kasi talagang ini-screen po yan. May application pong pinagdadaanan. And tinitingnan po yung result ng trading nila. Okay? Another one, yung deposit bonus guys na binibigay ng iba-ibang broker, sabi ko nga 'di ba, na nagagamit na yung deposit bonus nila, hindi nila alam may utang pa sila. Eh ikaw ba naman negative ka na nang matapos mo yung trading mo? Magde-deposit ka pa ba naman doon sa broker na yun? Natural, hindi na. Kasi mag-deposit ka ng 100, may utang kang $50, edi 50 na lang magagamit mo. Diba? So parang nakakaloko naman yun. So wag na lang. So ganun yun. Then ako po, i-depend ko naman yun sa Tikmil, why we only have the 15% deposit bonus and that's also have a terms and conditions bago po ma-withdraw. Withdrawable po yung aming deposit bonus. And provided, of course, kailangan mong ma-meet yung lot size requirement or volume. Pero pag na-meet mo, automatic, mawi-withdraw mo yung pera mo. Mawi-withdraw mo yung profit mo plus yung deposit bonus na binigay sa'yo. And Pastor Shem, na kasama natin ngayon sa panelist natin, is also one of the testimony na talagang nakukuha niya yung kanyang deposit bonus. So that's how transparent Tikmil is. Okay, so napaka, ayan, pag hindi ba in-avail yung bonus at nag-deposit ka ng sarili mong pera, ligtas ka na sa manipulation? Ulit, kapag hindi mo ba in-avail yung, teka ha, in-avail yung bonus at nag-deposit ka ng sarili mong pera, iligtas ka na sa manipulation. Actually, Sir Andrew, parang medyo ano yung question mo. Pero kung hindi mo i-avail yung bonus, it's okay. Pag nag-deposit, yung ligtas ka sa manipulation, I cannot answer that. Kasi hindi naman po porque hindi mo in-avail, may mga ways pa rin yan eh. Minsan, malalim guys, maraming ways ang broker, especially market maker. Kung bago po, kung medyo matagal na kayo, kung alam niyo yung salitang slippage, no? Meron pong ganun, no? So, hindi natin masasabi. So, depende pa rin po, Sir Andrew. So, just to be safe, find a broker na hindi po market maker. Ayun. What about po yung free masterclass training but required to deposit in your account plus $50 bonus? Actually, Ma'am Lolita, it depends kasi sa company. They want you to pay. It's because they are giving you education or opportunity to learn. So possible po na those are just means of asking payment po para sa kanilang mga services. So ina-add lang din po nila. So, ganun po yun. So, but it doesn't mean na, kasi meron din po ako nakita na mga, kasi pagka masterclass guys, sa akin, alam ko sa masterclass ng Tikmil walang bayad. So, basta, kung meron pong mga ibang broker na mag-a-attend ka ng class nila or advanced courses nila nang may bayad, it's because it's ano naman, kumbaga it's a natural thing na may natutunan ka, may binigay kami sa'yo, so possible naman na baka gusto mo nung mag-deposit, it's for your own good, na parang ganun. Ma'am Sally, ano ba yung copy trade? I just received an email about this. Ma'am Belen, copy trading is an automatic po yan na magfa-follow ka ng signals and automatic po magre-reflect yung trade ng isang signal provider sa account mo. May certain percentage po yan na profit or profit sharing. So, you'll check po dun sa website. Pwede po kayong mai-assist ni Ma'am Kat about sa copy or trading or social trading. Okay? So, na-available po yan, Ma'am Belen, sa website natin. Alright? Ano pa yung characteristic ng isang broker? Teka, ano ba ang nagiging means ng broker para kumita? So, siyempre, swap, spread, commissions. Actually, P&L is not included. But definitely, those three, yun yung titingnan nyo na para alam natin yung characteristic ng isang broker natin. Okay? So, for malinaw na, basta marami pong mga pakulo ang mga market maker, ha? Huwag kayong masyadong magpapadala. At least mabigyan kayo namin kayo ng idea. Okay? Actually, meron pang isa na nagpo-provide. Banggitin ko na for the sake of discussion. Alam niyo po yung tatlong letra lang siya. EA Nation ang tawag nila.
Actually, sa una pinapanalo nila yung mga clients, then pagdating ng December, liquid nagdi-liquidate yung broker. Talo, as in talo siya. Marami po akong nababasa na comment dun sa Facebook page nila. I feel so sorry about dun sa mga taong naniniwala na they will earn, and one client na nakita ko, ikakasal siya, ginamit niya yung pangkasal, yung funds niya or budget niya pangkasal, akala niya mapapalaki niya. Bottom line, naubos. Hindi ko alam kung natuloy pa yung kasal niya. Ma'am, can you tell us about sa swap ng Tikmil? Sir, ganito yan eh. Yung swap po kasi is normal, no? Bank interest rate yan eh. Overnight bank, overnight charge ng mga banks na ginamit mo during your trade. So, swap is always available. I mean, landyan po talaga yan. So, for you to enjoy yung pag-trade, why not enjoy the swap na advantage para sa'yo? Anong ibig kong sabihin? Find a currency wherein positive yung swap para sa'yo. So, ipapakita natin yan Wednesday. Meron po tayong discussion about it sa Wednesday. Ipapakita ko po yan sa inyo. So again, Sir Romel, hindi po natin maiiwasan ng swap. Meron pong mga swap-free accounts. Actually, may mga broker na nagbibigay ng swap-free accounts. And in fact, meron din ng Tikmil. However, sa mga Muslims lang po yun. Na kaya po sinasabing binibigyan sila ng swap free because Muslims, hindi po sila niniwala sa mga overnight charges ng banks. So wala po sa kanila yon. So that's why it's only offered sa Muslim clients natin. Okay? So meron po tayong question. Ma'am Kat, hindi ako nakapasok sa bagong GC. Ay, kay tama. So, Ma'am Kat, paki-message mo na lang si Sir Salvador. Ayan. Sige. All right. So, move forward tayo. Malinaw na guys, yung itsura, yung market, anong tawag dito? Characteristic ng isang forex market broker na market maker. I hope you guys, be vigilant and make your due diligence sa pagpili ng isang forex trading broker. Okay? I'm not telling you this because Tikmil is STP-ECN, but at least mabigyan po kayo ng tamang guidance. Kasi ang pinaka-aim po namin, I personally as a country manager po, ang pinaka-goal ko po talaga and mission is magkaroon ng isang forex trader per household na successful. So if you failed once and sa tingin nyo para kayong na-scam, sa tingin nyo ba uulit pa kayo? Of course not. That's why I want you guys to have a very good feeling, very good experience sa pag-trade para ulitin at ma-share ninyo at kumalat at matuto ang bawat Pilipino. So yun po yung aking talagang personal mission nung ako po ay nag-start na matuto ng forex trading. Okay? So move forward tayo guys. Masyado nang malalim, mas malayo yung ating na topic. Okay? So sabi ko nga, the role of forex broker is just to provide an access sa trading platform. Alright, so move forward. Ano itsura ng MT4 platform, guys? Ayan po ang itsura. Yes, tama po. Nasa top 10 nga po kami. Thank you po. Ayan. Ito, guys, ang alien, kung tawagin ko. Ang alien mo yan ay nakilala ko 10 years ago. Guys, the first time na nakita ko siya, talagang alien. Saan katutak ang numero dito? Saan katutak ang linya? Saan katutak ang andami? No? Parang titingnan ko pa lang, parang doon pa lang natatakot na ako eh. In a way na parang ano bang gagawin ko dito, hindi ko naman maintindihan. I hate numbers, parang ganun, no? Pero guys, nung maintindihan ko siya, bandang huli boyfriend mo na. Actually, Russian boyfriend tawag namin because ang meta quotes po is galing Russia, no? So I will let you know, I will tell you more on Wednesday about this platform. I will teach you from here, from top to bottom up to here. Yan po ang topic natin sa Wednesday. So I hope you guys join and I hope you guys ready your mind na free sa mga kung ano-anong isipin kasi medyo tedious po ang ating pag-aaralan on Wednesday. So ito po yung platform. So dapat alam yung gamitin kasi napakasarap pong gamitin ito. I'm telling you guys, once you start trading, pag gising nyo sa umaga, ito na tinitingnan nyo. Aside from prayer, okay? Dapat mag-pray muna. Ito, then bago kayo matulog, after prayer, ito rin ang huli yung titingnan. I'm telling you guys, I'm betting you 1 peso. Hindi, joke lang. Bawal po yun. Alright, so ganito po yun.
Tuturo ko yan tomorrow. Okay? So, Wednesday. Wednesday. 6 o'clock po tayo on Wednesday. Okay? Don't forget. Alright. So, ito po ang MetaTrader 4 or MT4 sa desktop. I will show you din po ano itsura niyan sa cellphone. Gumagamit na po ba kayo ng MT5? Yes po. Meron po tayong MT4 and MT5 sa Tikmil. Okay? Ma'am, sana sa mobile din po MT4. Yes, meron po tayo niyan para sa mobile po. Sa cellphone, iPhone, at saka po sa Android. Okay? So guys, move forward. Ayan. Ngayon, nandun na tayo sa Forex market features. Napapainip. Nakakatuwa naman yan, Sir Alvin. Sabi ni Sir Alvin, napapanaginipan na raw niya talaga ang Forex, ang pagtitrade ng Forex. So, totoong-totoo po yan. No? Sa akin po, dumating po yung point. Hindi pala dumating. Lagi ko po na-experience, bumabagsak po sa mukha ko at masakit po yun, no? Yung iPhone sa mukha ko dahil sa pagtitrade, inaanto ka na. So it will happen to you. Kahit saan kayo pumunta, dala nyo yung phone nyo, kasi mas sanay po ako mag-trade sa phone. Dala nyo yung phone nyo sa CR, sa kahit saan, no? Ito yung pinaka magandang benefits, pag-uusapan natin mamaya. Okay, so Forex market features, straight na tayo. Ano ba yung isa sa Forex market features, guys? Isa doon is yung currency volatility. Ano ba yung ibig sabihin ng currency volatility? It's the frequency and extent of changes or yung jump or talon in a currency value price. So, ibig sabihin yung talon o bagsak ng presyo ng currency. Pag sinabing high volatility, of course, ito yung sinasabing profits can be earned within a shorter period of time. Pag sinabing high volatility, guys, ito yung mataas yung talon ng price at mabilis din ang galaw ng market. Isa rin yun sa high volatility. Halimbawa, example, the way how I say it, okay? 1, 20, 150, 12, 43, 120, 125, 140. So, yun yung high volatility. Mataas ang talon ng presyo at mabilis ang galaw ng market. Meron ding high volatility na ang bagal ng galaw ng market pero ang taas ng talon ng presyo. The way I say it, example, 150, 170, 12, 10, 170, 85. So, mabagal yung galaw pero mataas pa rin yung presyo or yung talon ng presyo. That's one high volatility or example of high volatility. So, ganun ang galaw ng market. Eh, ano naman yung low volatility, Ma'am Sally? Ganito naman po yun. So, when a currency pair does not fluctuate as much, ibig sabihin, hindi tumatalo ng mataas yung presyo, pero possible na mabilis din ang galaw niya. For example, 1.1, 1.3, 1.2. Puro ganun lang siya. Mabilis yung pagpalit ng market or ng price pero mababa ang talon. So, isa ring way na sabi mong low volatility, mabagal na yung talon ng price tapos mabagal din yung galaw ng market. For example, 1.1, 1.3, 1.1, 1.4. So, hindi ganong kabilis yung galaw, tapos napakaliit pa ng talon. So, ganon ang low volatility. So, yan yung isa sa market features na sinasabi ng iba, dapat kang mag-ingat. Di ba sabi nila pag nag-trade ka, ayoko niya mag-trade yan kasi high volatility ang Forex. Hello? We traders are earning because of this so-called volatility, guys. Okay? Para saan pa magti-trade ka kung hindi gagalaw ang market or walang volatility. So 'di ba, hindi naman maganda 'yon. So ang tawag dito? Yun po yung ginagamit natin para makapag-trade tayo ng mas maganda. I mean, sabihin, pagka may walang galaw, di parang anong tawag doon, nagko-consolidate lang siya. Di sabihin, halos hindi gumagalaw ang market. Bigyan natin ng example, guys. Halimbawa, magawa tayo ng example. Sa isang 10 tao sa loob ng room, halimbawa, 10 tao, guys, merong isang seller, merong siyam na buyer. Ayan, excuse with my mahirap magsulat eh. Ayan. Halimbawa, isang market, guys, yan ang available na
isang seller and then siyam na buyer. Ang ibinibenta ng seller is what? Isang ball pen na pagpalagay natin na gold yung ano niya. Example, gold yung ink niya. Di siyempre, very rare, no? Gold yung ink niya. So, the seller wants it to wants to sell it. Halimbawa, start natin sa $50. Kanyan, sa $50. So, yung isa, yung dalawang bumili, sabi niya, sige, bibiling ko yan on $50. So, may dalawa kang buyer. Diba? Ngayon, sabi nung isa, ay, maganda pala yan. So, I will buy it for $150. Sabi niya, ganun. So, meron kang dalawang seller or dalawang buyer na $150. Tapos, merong isang mayabang, ay, meron dalawang ulit mayabang. Gusto niya, ay, hindi, mas gusto ko yan. Maganda pala yan. I will buy it for $300. Pagpalagay natin $300. So, ilan yung buyer mo? Two, dalawa ulit. Ayan. So, meron kang 300. Ayan, no? 300. Ngayon, eh, so, 246. So, meron ngayong isa na namang, ano, isa na namang buyer. Sabi niya, bakit ang baba? I would like to buy it for $500, no? Pagpalagay natin $500. Ngayon, ilan yun? Gawin natin 2. 2 buyers, so 8 buyers na yan, isa na lang. Sabi nung isang buyer, wala, syempre, alam kong maganda yan at mabibenta ko pa ng mas mahal. Since ginto ang kanyang ink, I will buy it for $1,000. Ayan. So, 1K. So, tingin nyo ba saan pupunta si seller? Syempre, di ba doon siya sa mataas? Kasi yun ang pinaka, ano eh, pinaka, ano daw to? Teka muna ha. May mga ano sa chat, mamaya ko na po yung sasagutin, no? O kaya, Ma'am Kat, please take over kapag kakaya naman. Okay? So, syempre, itong seller, dito siya sa pinakamataas na presyo, dito siya kikita, di ba? Sa tingin nyo, guys, anong klaseng market feature ito? It is high volatility or low volatility? Sige nga, magbibigay ako ng, sa unang papasok, 10 points. Walang sumasagot. Ayan, si Sir Abed, 10 points. Si Sir Romel, 5 points. Si Ma'am Mer, si Sir Andrew, 3 points. Si Ma'am Mary Jane, 1 point. Ayan, nahuli si Sir Alvin. So again, si Sir Abed, 10 points. Si Sir Romel, 7 points. Ah, 5 ba? 5. Tapos Sir Andrew, 3. Then 1 point si Ma'am Mary Jane. Ayan. Of course, guys, this is a high volatility market feature. So, pagka pinlat nyo yan sa accounting nyo or sa market ninyo, ganito yan. Siyempre, ang tataas niyan, di ba? Kasi hindi na nga, yun yung chart niyan eh, sobrang taas, hindi na makangkasya doon sa taas. Diba? Kasi nga, wala nag-fill in the gap. Diba? Yan. Wala nag-fill in sa ganitong presyo. Sa tingin nyo ba guys, kung 1 million ang seller, 2 million ang buyer, magiging ganyan yan? Diba? Siyempre hindi. Diba? Siyempre, pag maraming seller, maraming buyer, so of course, hindi ganyan. Medyo mas maliit po yung mga prices. Or may mag-fill in dito sa mga ito. Okay, so naintindihan po natin yung volatility na isang forex market features. Malinaw po ba? Alright, thank you po, Sir Romel. So guys, malinaw tayo dito ha, para at least ano, ito po yung pinaka-character na kailangang na-enjoy natin as a trader. Alright? Okay? Alright, so move forward po tayo. May question. Ay, akala ko eh question, hindi pala. Doon po tayo mag-comment sa chat box, okay? Thank you. Request lang po. Alright, so next move. Next one. Move tayo. Okay. Next, forex market features. Ito yung sinasabi ko guys na isa rin napakaganda. Ito pa actually nag-meet kami ng aking mga professors nung college ako, no. Na-discuss yung mga ano ko yun, mga major courses ko, major subjects na professors yung mga nakita namin ni Sir Ian actually last week, Tuesday. So pumunta kami dun sa school and then I discussed a little bit about forex market. And they were surprised na pag tumaas ang presyo, eh may kita. Na pag bumaba ang presyo, may kita pa rin. How is it possible? Yes, it's possible. Okay? So pag sinabing bullish market, guys, it's a bull market. It's the condition of a financial market in which prices are rising or are expected to rise. Okay? Ibig sabihin, pataas yung presyo. Guys, bakit tinawag na bullish? Dahil, paano umatak ang bull? Diba, usually, pataas po ang kanyang pagsuwag or pag-defend sa sarili niya. Paano ang kanyang galaw? Pataas. That's why we call it bullish market. Okay? So, paano naman ang mga bear? Ano ibig sabihin ng bearish market? A bear market refers to a decline in prices, usually
for a few months in a single security or asset or group of securities and what's etc. Yun. So basta ang chine-check lang natin dyan guys is paano umatake ang bear sa kanyang opponent or sa kanyang mga ano bang tawag doon? Kaaway niya, 'di ba? Laging pa baba. That's why tinawag na bear market or bearish market. Guys, don't get me wrong ha. Ito rin ang gamit sa stocks, bearish and bullish din. Same sa crypto. Ito rin po yung ginagamit nila. So, ibig sabihin guys, napakaganda ng opportunity kasi tumaas man yung market, mag-place ka lang ng buy, di ba? Profit ka kagad dyan. Pagka naman nag-down ng market, di ba? Mag-sell ka lang, profit ka na ulit. Di ba? So, yan ang kagandahan ng forex market. As long as tama po ang execution, tama din po ang ating trades, of course, automatic may profit po tayo. That's one character or features na gustong-gusto ko po talaga sa forex trading. In fact, honestly, hindi naman kasi ako natuto mag-stock trading. Hindi rin ako nag-crypto, nag-try ako, pero hindi ko na inulit. Huwag nyo nang tanongin kung bakit. Okay? So, ibig sabihin, nakita ko yung advantage ng gantong market na up and down, pareho kayong may profit. Okay? So, maiintindihan po natin yan as we go along sa ating discussion. Okay? So, malinaw na po yung ating ang kasi po ibang market one way. Opo, katulad ng sinabi ko, market ng stocks and property markets are only one way. Alright? So, malinaw po yung ating market. Ay, sorry. Malinaw po yung ating bearish and bullish. Okay? Alright. So, second na po tayo, no? Susunod na tayo. Andyan pa ba kayo? Okay pa ba tayo? Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na favorite ko po talaga. Kasi, you can trade forex 24 hours a day, 5 days a week. Actually, technically, parang nagiging 6 days siya eh. Bakit? Kasi mag-start po yan ng 5 a.m. in the morning. Then, matatapos po siya Saturday morning na 5 o'clock. Depende po sa kung DST yan, mag-add ka lang ng 1 hour, 6 o'clock. Then 6 o'clock din po ng umaga, magko-close. So, you can trade it anytime, anywhere. Sabi ko nga sa inyo, punta ka sa CR, punta ka sa bedroom, kahit po nag-staycation kayo, o kaya nagpunta, as long as may signal ang internet, pwede po kayong mag-trade. Ito po ang pinakagustong-gusto kong features niya kasi nga you can go anywhere. You can go have a vacation with your kids, your family, your friends. And at the same time you're earning. Totoo po 'yun. Totoo po 'yung sinasabi natin. Pero of course, bago ka naman mag-trade, naka-set up na 'yan, napag-aralan na 'yan, na-analyze mo na 'yung market. 'Wag naman to the extent na OA or 'yung mga hype ka lang na wala kang ginawang study and that you're earning. It doesn't go that way. Hindi ganon yon. Kailangan pag-aralan mo, of course. And then, pagka nakapag-set up ka na ng trades mo, well and good, pwede ka nang mag-enjoy. Diba? Katulad nga nung isa kong sinabi nung nag-meet kami ng mga professors ko kasi nagtatanong sila about forex trading and they invited me to teach, sabi, actually, doon sa school namin, no? Sinabi ko, during that time na na-invite po ako as guest speaker doon sa isang forum na I was there waiting for my turn to be called, eh nagte-trade po ako. Kumikita po ako ng $300, $600 while waiting for my turn to talk. Yun yung ibig ko sabihin, na kahit saan kayo guys, minsan nga na-traffic lang ako eh. Sorry ha, pero na-post ko yun sa Facebook ko eh. Na-traffic lang ako, then at least 1.5 hours ako doon sa sobrang traffic. And then nakapag-trade pa ako, I earn wow much, $600, $700. So in that sense guys, yun ang sinasabi ko na this is real money, this is a serious business, and this is a serious, work. Ano ba? Hindi work eh. Business na pwede nyo magawa and career. Ayan. Yan gusto kong word na banggitin. This is a serious career, guys. Kahit sabihin mong bata pa kayo or matanda na kayo, guys, kayang-kaya nyo to. Imagine, I always share this, guys. When my youngest son was only 12 years old when he started trading forex, walang halong biro po yan, wala ring halong hype.
Kasi nag-trade po ako during the night and after ng Bible reading and prayers po namin, hindi pa rin sila natutulog. Tinitingnan po nila ako mag-trade. And bandang huli, binigyan ko sila ng demo account, binigyan ko sila ng live account under my name, of course, kasi hindi pwede sa kanila dahil bata pa sila. Pero my son earned $500 in just 3 days ba yun? 3 days. Yes. So, na-start siya makaintindi at bandang huli, nag-hedging na po silang dalawa. Hindi ko maintindihan kung paano nila nagawa. Pero, so guys, kayong mga kabataan, kung naririnig kayo, nakikinig kayo, no? I'm talking to you guys, yung mga ating ambassador, ambassadress. Hindi porke bata pa kayo, hindi nyo kayang gawin. Kayang-kaya nyo. Mas techy kayo sa amin. I'm telling you, ang bibilis nyo sa internet, ay mas mabilis kayong matuto. Guys, the senior, ano ba, the eldest guy, eldest client na naturuan ko para mag-trade was 70 years old. 2 weeks ago, first week of July, I met a guy who is 68 years old. Nagtitrade po siya. Seaman po siya. Captain ng seaman. So, ibig sabihin, kahit po matanda o bata, as long as andyan po yung inyong motivation and willingness to learn, matututo po tayo. Okay? Again, 24/5 pwede nyong gawin. Pwede nyong isang oras lang gawin, basta kumita na kayo. $10 per kit, per trade, ayaw pa ba? $20 per trade, $100 per day or ilang araw, di ba? Saan mo makikita yan? Sideline mo lang yan. Di ba? Yan yung sinasabi ko, you can trade anytime, anywhere. As long as andoon ang yung time para pag-aralan at alamin ano yung dapat mong matutunan. Okay? So that's another market features ng Forex. Another feature. And then, ang tanong, when is the best time to trade, Ma'am Sally? Guys, don't ask me. Ask yourself, ano ba yung time na pwede kong i-allot para sa pag-aaral ng pag-trade? Ilang oras ba akong mag-aaral, ano ba yung dapat kong pag-aralan, ano bang discipline ang dapat kong gawin, anong market exchanges ba yung dapat kong na mag-open bago ko mag-trade. Ito Sydney, Tokyo, London, ano po ba dyan ang pinakamaganda? No? Guys, pag pumasok, itong sinasabi itong Tokyo and Sydney, napakakalmado ng market and they call it Pacific Calm kasi kukunti yung nagtitrade. Okay? Dahil, pero pag bumukas ang London at ang New York, andyan na po lahat. So, malakas na ang galaw. Ang volatility niyan, malakas na kasi may nagsasara, may nagbubukas na market. No? Kaya malakas po ang volatility ng pagpumasok kayo sa New York at saka sa London. Question, ano ba yung dapat kong i-trade? Guys, kailangan yung pag-aralan ang bawat currencies na gusto ninyo at the same time yung behavior. Kapag ka gusto mo mag-trade ng Australia tsaka ng Japan o Japanese yen, of course, pagbukas yung Tokyo and Sydney. Bakit ko sinabi yun? Kasi pagkabukas po yung market nila, ibig sabihin mababa yung spread kasi bukas yung LP or yung mga banks nila. Pagka nag-trade ka po ng New York time or gabi, kasi New York is US, no? Tapos tinitrade mo Tokyo tsaka Sydney, kamusta naman? Siyempre mataas ang spread noon. Bakit? Kasi close yung mga banks. Although, you can still trade it because may mga reserve naman po yan. But my point is, yung spread nila is medyo mataas. Okay? So halimbawa, ang available lang po ako sa umaga mag-trade, edi of course I could suggest na dito ka mag-trade during Tokyo and Sydney time. Pero kung hapon naman ng break mo or pwede ka mag-break ng isang oras, dalawang oras, during pwede ka sa London or kapag gabi naman po ang time nyo, New York naman po. Pero guys, pinakamalakas talaga na galaw at mabilis kumita. Sinasabi ko lang, no, as experience po, kasi lahat yan na-try ko. Na-try ko guys, lahat yan, naikot ko yan. Ibig sabihin, natulog ako ng umaga na pagka New York time na ginamit ko. Natulog na ako ng gabing gabi or umaga gising na ako. Actually, ang meron pa pong New Zealand, alas tres yun. No, makikilala nyo yung mentor ko, isa rin po siya sa guest speaker natin sa advance. Alas 3:30 nagcha-chat na kami kasi nagche-check na kami ng market. So yun, naikot ko po yung lahat pero dito po pinakamalakas ang galaw kasi nag-o-open na po ang lahat halos ng banks sa New York and London. So malakas po yung mas mabilis mong kumita dito pero again, kung hindi po natin kaya, dito po tayo sa kabila. Which is, malakas din naman po ang kita as long as kaya nyo pong sabayan and alam nyo po yung inaaral natin. Hindi yung basta-basta lang tayo nagtitrade, bato ng ganito, bato ng ganyan. Eh pagka ganun po, nagsusugal po tayo, no? Pagka ganun po ang gagawin ninyo, wag na lang po tayo mag-trade, doon na lang po tayo sa casino sigurado pa.
Sorry guys ha, pag sinabi po kasi gambling ang trade, ang forex trading, ako po mismo ang nagdedepensa. Bakit? Sa kasi sa casino, sa gambling, wala naman pong analysis. Sabi nila meron daw, pero it's a matter of luck. 'Di ba? Pero dito kasi guys, may pinag-aaralan 'yan, may technical analysis, may fundamental analysis, may market sentiments, ano yung magiging galaw ng presyo ng market because of the news na meron sa bawat country. 'Yun yung pinag-aaralan natin. So paano naging sugalang forex trading? Unless otherwise, sabi ko nga, hindi kayo mag-aaral, bato lang kayo ng bato, eh talagang gambling po 'yon. Okay? And we do not encourage everyone, anyone na gumawa ng ganun. All right? Malinaw po? Ayan. So, tama po. Ayan. Recommend time frame. Ayan. Opo. Wala pong control. At saka po ano, yun nga po sabi ko, hindi po nag-aaral. Yun po. Okay? So, may account na ako na demo contest. Opo. Ayan. Ayan. Okay. So, guys, malinaw po yung best time to trade. Kayo po makakasagot niyan, ha? Hindi ko po kayang sagutin ng best time to trade. Alright? So, suggestion lang po yung sa akin. Okay. Guys, ito yung sessions na nag-open, no? Market sessions. Ayan. Yung Frankfurt, Germany. Ito po, Manila time yan, ha? So, pwede kayo mag-screenshot if you would like po. Ayan po yung time na nag-open siya. Pwede po kayo mag-trade ng London, ng New York, Sydney. Depende po sa inyo kung ano po ang pwede nyong gamitin dyan. Basta kung ano lang po yung oras na available kayo. And with this, guys, malalaman nyo rin po kung what kind of trader kayo in the long run. Malalaman nyo po na, ay, ano lang pala ako, position trader pala ako. Pag sinabi position trader, guys, ano yan, months or years minsan pag place ng trade. Pag sinabing swing trade naman, minsan pinakamatagal na yan, 24 hours or less than a month yung trades nila nagtatagal sa market. And yung daily trades, of course, one day lang, day trading. And then yung scalping, guys, yung tipong pagtalo nyo pa lang sa market, nakaka $1 pa lang yung profit nyo or cents pa lang, kinoclose nyo na, scalping tawag doon. Okay? Guys, share ko sa experience ko, no? The first time I made a trade, talagang umiiyak ako. Kasi hindi ko alam kung tatalon ako sa market or what. Talagang kung ano to lang yung mga kasabayan ko nag-trade, wala sina si Rowie. Yun, eh. Pero talagang nakita nila na bago ko makatalon sa market, talagang umiiyak ako, parang ayoko na. No, kasi talagang sobra yung emotion, sobra yung kaba, and then bandang huli wala na. Mag-trade ako, wala ng emotions. And then you will learn how to do it. No, that's why sabi ko nga, continuous learning and guidance po ng bawat magtuturo sa inyo. Maintindihan nyo po yun. Okay? So guys, ayan, no? Ayan, you can take a screenshot of this. Alright? So, okay, malinaw na tayo. Malinaw pa tayo. Ayan, so medyo may oras pa naman. So okay lang, no? Medyo mahaba-haba pa tayo. So bilisan ko lang konti, ha? Ayan, when is the best time to trade? Sinabi ko na kanina. Then what is leverage, guys? Ito na. Yung leverage, guys, ito yung ano, sabi nga, is a borrowed capital from the broker. It's a credit. Pero hindi ibig sabihin ng credit, pinautang ka. Halimbawa, nang hiram ako sa iyo ng $100, then binigyan ka ng leverage na 100, ibig sabihin ba, bibigyan mo ko ng 100 or 1,000 pesos? 1,000, tama, $1,000. Hindi ganun. Bibigyan ka lang ng capacity to trade ng amount nung leverage or ng percentage na binigay na ni-request mo. Halimbawa, yung 100 mo, ang gusto mo is ang leverage mo is 100 or 1000 500. So depende 500 times nung iyong capital ang ibibigay sa iyo. Okay? Then leverage is usually expressed into ratio 1:100. Ayan, yung $1 mo bibigyan ng $100 capacity to trade. Tapakita ko sa inyo yung actual para mas maintindihan po natin. Okay? Then, leverage allow trader to trade more with less capital requirement or yung margin to open up a position. Ayan. So, para mas madali natin maintindihan, kasi guys, napakahirap intindihin ito. Ako nung nahirapan din ako intindihin yung leverage. Eh. Pasalamat na lang kayo guys, nauso ang pagtuturo online. Noong panahon ko po, hindi po ako gano'ng katanda, no? Pero 10 years ago guys, wala po kami nagtuturo. Talagang kanya-kanya po kaming aral. No, meron man kami na attend na webinar, seminar, but it's not enough, guys. Okay? So, stop share ko muna. Kasi ipapakita ko po sa inyo yung ating MT4.
Ayan. Guys, ito itsura ng MT4. And ito rin yung leverage. 1:100 yung pinili kong leverage dito, guys, ha? Okay? So, nakikita po ba natin yung screen? Nakikita po yung screen? Okay. Alright. Thank you. Okay. So, bukas ko yung... bukas ako ng bukas. Wednesday ko po i-discuss yung from here up to here, ha? Basta yung commitment ko yan sa inyo on Wednesday. So, para makita natin, guys, kung ano yung leverage, I'll prepare a demo account from Tickmill, of course. Ito po yung account ko na demo account. So, it's all, ang ating capital is 10,000. Hanggat yung equity, wala pa nagbabawas kasi wala pa tayong trade. So, i-discuss ko yan konting-konti later. Okay, so, halimbawa po, since 100 yung leverage na meron tayo, magte-trade tayo, magbabay tayo ng Euro-USD. So ang one lot ang gagawin natin, mag-go one lot tayo. Okay? So ang amount ng Euro USD is 1.10320. Nagche-change siya ano kasi ano po, lalo na mamaya mas kasi nag-open na yung market. So magkano ba ang ano, magkano ang contract size ng isang one lot ng USD. Ito na yung sinasabi ko kanina, papakita ko. Pakikita nyo ba magkano ang contract size niyan? True specification, magkano? Nakalagay po contract size ng Euro USD, one lot is $100,000. So sa tingin nyo ba guys, sa one contract size na one lot, eh kakasya yung $10,000 natin? Diba? Sa tingin nyo? Diba hindi? Siyempre hindi. Siyempre hindi. That's why naghiram tayo or gumamit tayo ng leverage which is 100. So, papakita lang natin sa inyo no, para mas malinaw. Ayan. So, sa one lot no times magkano yung ano 100,000 ano? 100,000 po yung contract size natin times ito po yung presyo niya. 1.10321. Teka po ha. Sige nga, subukan, tulungan nyo nga po ako na mag-compute. Times 1.10324. Ayan. So magkano ang nakalagay? 1.10325. Kasi gumagalaw po, no? 3190 naman ngayon. 3.19. Sige, yan na lang po para sigurado. Ilan ang, ano po, ilan ang amount niya? Sa tingin nyo, sige nga, 3.5 points nga sa unang sasagot. Di naman mag-compute. Alam ko po yung sagot, pero I want to know kung nakikinig pa kayo or hindi na. So, sa 101 times 100,000 times 1.10319. So, that's 5 points mo kay Sir Paterno, 110.13. Ayan. So, 110.319. Ayan po. Yan po ang amount na kakailanganin natin para mag-trade sa ing Euro-USD. So, since wala tayong amount na ganyan, so 3 points po kay... teka, sino ba yon? 5 points kay Sir Paterno, 3 points kay Ma'am Marian, and 1 point kay Ma'am Mercilin. Ayan. So, since ito lang yung pera natin, 10,000 guys, hindi natin kakayanin i-trade dahil nga po, we only have $10,000 and we need 110,319 para po sa trade ng Euro-USD. But since meron tayong leverage na 100, so magkano na lang po ang ating kailangan para makapag-trade. So, i-divide po natin yan sa 100. So, ang magkano na lang? Sige nga po, 5 points ulit. 5-3-2-1. Ayan, so Ma'am Kat, 5-3-2-1 tayo. Ayan, so 1103.19, tama po. 1103.19. Since moving to guys, so 306 na ngayon, doon na lang tayo mag-stick, no? So yan yung amount na pwede nating i-trade or gagamitin nating trading para makapag one lot, makakuha tayo ng one lot or makapag-trade tayo ng one lot dito sa Euro USD. So tingnan nyo nga guys, ha, kung totoo yung sinasabi niya,
kung 103.19 yung magagamit natin pa nag-trade tayo ng 1 lot kasi naka 100 tayo na leverage. So, 1, naka-buy na tayo. Ay, 22 na siya. Oh. So, mag-click tayo ng buy. Diba? Teka. Ayan. Click natin yung buy. And 324, medyo mas mataas na. But still, within this range lang din po tayo. Okay? 1, 2, 3. Ay, mag-a-appear dito na ganyan. Bukas ko na i-explain, no? Okay. So, we click buy. Ayan. So, 1103.23 kasi moving po ito. So, imagine guys, because of the leverage, binigyan ka ng capacity to trade ng broker para makasali ka or makapag-trade ka having only $10,000 as your balance. Pero binigyan ka ng chance mag-trade because of the 100 leverage. Paano mamsali if I have more than 100? Guys, ito pa pala yung isang feature sa kapag ka po ang isang broker ay more than 500, ang kanyang leverage market maker po yun. Okay? Minsan umabot ng 1,000, 2,000, no? So medyo ingat po tayo. Okay? So, paano kung mas mataas pa yung leverage namin up to 500? The more po na mas maliit yung magagamit din yung amount sa pagtitrade. So you have more than one trades na magagawa. Okay? So katulad ng sabi ko, i-discuss ko lang saglit itong ano magandang leverage kung mag-open ng account. I suggest po pagkabago pa lang po 100 to 200 po. Pagkakaya nyo nang can control yung sarili nyo, you can open up to 500 the most. Alright? Okay, so pahapyaw lang pong discussion. Ano po yung balance? Ito po yung amount ng money na papasok kayo nang wala pa kayong tinatrade. Okay? Ano to yung equity? Ang equity po is yung amount po ng balance less plus kung ano po yung profit ninyo. Less or plus or minus ng profit ninyo, profit na meron kayo. Okay? Then margin, ito po yung amount kung ano yung naka-trade or nakataya sa account ninyo. Then free margin, ito po yung remaining amount na pwede nyong i-trade. Then margin level percentage, of course, yung percentage ng account na meron kayong pwedeng i-trade. Alright? So practicein nyo lang po, malinaw po ba ang leverage? Basta binibigyan po kayo ng capacity to trade ng broker. Napakadali pong example niyan at yan po ang naintindihan kong example. Salamat po sa nagturo. At naintindihan ko, no? Dati kasi talaga guys, talagang sariling sikap po ang aming pag-aaral. So natutunan ko po ito at gusto ko po ring i-share sa inyo. So ganyan po yan guys. So I hope guys na naintindihan po natin. Okay? So i-close ko na siya ha. Mag-share ako ng ibang screen. Babalik na tayo sa ano natin kanina, sa topic natin kanina. So, babalik po tayo dito. Ayan na yung leverage. Ayan. So, kita po ulit yung market. Kita po ulit yung screen natin. Hello? Yes, kita yung screen. Alright. Thank you, Ma'am Kat. Okay. So, balik tayo. Ayan yung leverage natin, guys. Kung sa stocks, wala kasing walang leverage na binibigay ng stock market, guys. Talagang 1:1 yun. Kung ikaw ay bibili ng 1 euro USD, 1 lot, talagang $100,000 ang dapat na ibibigay mo. So, ang capital requirement mo, guys, sa 1 lot na trade mo, sa isang trade lang, kailangan $100,000. While, sa forex market, guys, sabi ko nga, since you have the leverage, binibigyan ka ngayon ng capacity to trade more than your capital requirement. So, kung magkakaroon ka ng 1,000 USD, so you have a lot of chances to trade doon sa account mo. Okay? So, malinaw po ba tayo? So, yun yung difference. That's why most people prefer forex market, forex trading than stock trading. Okay? Alright. So, this market features is like it's an open book. Ano ibig ko sabihin? You can check every information online. Baby Pips, Daily FX, My FX Book, FX It, and dami guys. You can check it online. So, kailangan nyo lang makahanap ng tamang website or ng tamang mentor and number one, tamang broker para po ma-guide kayo ng mas maayos at mabigyan kayo ng magandang features na pwede kayong mas kumita po kayo ng maayos. But again, lahat po ng information available online. Kami po ang
Meron lang po magandang kultura na nagawa po ang Tikmil, no. Meron po kaming Facebook group na composed po ito ng mga IBs at MIBs ng Tikmil. At sila po mismo ang nagtuturo, sila rin po mismo ang nagtutulungan para po dun sa mga signals na available na pwede nilang, na mismo ang ginagamit nila for trades. And they are, profiting from their signals po on their own. Sila rin po ang nagme-mentor one-on-one, nagbibigay po sila, and that's all for free. Okay? So, sobrang-sobrang blessed po tayo kasi marami po tayo mga naging IBs na talagang handang tumulong sa mga bago po nating mga clients. Ayan. So, maraming salamat sa mga IBs natin. Okay? So, move forward tayo, guys. So, why trade Forex? Of course, the price is set by all buyers and sellers. So, all over the world on a real-time basis. Online business, of course, Android phone or laptop or tablet, pwede. Can start a minimal capital. Minimum capital po namin is $100. No middleman, no manipulation. Okay, 24-hour market, time flexibility. And guys, Forex trading is a 100-year-old industry, no? So, decentralized po yan. And ito pa yung isang sinasabi ko, can help one country's economy. Example is Singapore and Malaysia. Listen guys, ha? So, didiscuss ko ngayon. Ito pong discussion natin ngayon is about doon sa economy ng Singapore and Malaysia. So before guys, so 1965, ang Malaysian ringgit cost one Malaysian ringgit is equal to 1.80 Singaporean dollar. So ibig sabihin, lumalabas na ang Malaysian ringgit is mas malaki kaysa sa Singaporean dollar. Definitely, yes, right? So ngayon, noong 1971 guys, nagpareho na sila ng presyo. One Malaysian ringgit is equal to one Singaporean dollar. Okay? Then after that guys, noong 2021, 3.20 Malaysian ringgit is equal to one Singaporean dollar. Nagkabaligtad na. Bakit? Knowing guys, ng Singapore ay, Singapore is what? Napakaliit niyan. Ano nyo ba ang Singapore niyan? Ang Singapore is size ng, ay ang Bataan is tatlong size ng Singapore. And knowing na puro building at walang agricultural properties ang Singapore, pero mas mataas ang naging pera niya. Bakit? Any idea? Sige nga, 5 points. Anyone? Walang sasagot? Sige na nga, ako na nga kasi mag-alas 7 na. Guys, kasi marami pong investors na pumasok sa Singapore, that's why nag-boost po ang kanilang economy. So dahil maraming nag-invest, nagkaroon ng Forex market exchange, ng currencies, no? Yun po yung reason. Ayan, nahuli kayo, sabi ko ako na lang eh. Pero tama po yan. So guys, if you know, napaka-open kasi ng Singapore. That's why, ang Singapore is open. So even high school students can trade Forex trading. So ayoko po namang isipin na on the other hand, may benefits po ang pag na-regulate po sa Philippines ang Forex trading. Pero mas marami ang hindi magandang benefit. Naisip nyo ba yun? Pag na-regulate po sa Philippines, means ang Forex trading, dadami ang mga Pilipino lalabas sa puntang ibang bansa. So, nauubos po. Sorry. Yan, okay na? Yes po, magkakaroon na ng tax. Actually, ang tax kasi, tapos capping na po yun. Ako lang po ba yung choppy? Hindi po, ako po yata yun. Medyo nawalan akong signal. So, yung taxes po, second is yung charges, Sir Alvin. Ibig sabihin nun, nakakap na po kayo. Hindi nabibigay yung tamang leverage. Hanggang dito lang tayo, puro let's say 100 or 50, ganun lang yung leverage natin. So, wag nyo lang munang i-wish na ma-regulate sa Philippines, okay? Basta tama yung Forex trading broker na pupuntahan ninyo, well and good tayo. Besides, guys, may mga parang PDIC yan eh. Check nyo muna, of course, kailangan yung, sabi ko, isa rin sa dapat nyo i-check, ang broker is legit. Kailangan may mga licenses po sila available. Okay? So, ganun din po din sa, ganun na nangyari guys sa Singapore. So, that's why malaki ang naitutulong ng Forex trading sa Singapore ngayon. Alright? Okay. So, guys, understanding currency pairs. Laging bang sinasabi na currency pairs? Guys, we always trade in pairs. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan pairs.
Pag sinabing nasa kaliwa, base currency ang tawag doon. Pag sinabing nasa kanan, code currency po ang tawag doon. Pag base currency, lagi pong number one yan. Ibig sabihin, 1 euro USD is equal to plus 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 dollars. Okay? Laging malaki ang nasa kaliwa kasi base nga siya. Okay? Halimbawa, magte-trade ka ng forex. Halimbawa, ang gusto mo, tumaas po ang presyo ng euro USD. Anong gagawin mong command? O anong gagawin mong execution? Again, tumaas ang euro USD. Anong gagawin mong execution? Anyone? Sige, 5 points. Ayun. Bilis. Ayan, number 5 points is Sir Romel. 3 points is Sir Christian. 1 point si Ma'am Marceline. Ayan, tama po. Buy po ang gagawin natin. Bakit kasi bakit buy? Kasi nga, tumaas yung currency ng, tumaas yung market ng euro. So, kailangan mag-buy. E, paano naman kung tumaas po ang, so, ano pong gagawin natin trade? Ayun, tama. Si Sir Erwin, tama po. So, 5 points, Sir Erwin. Sell Euro USD. Bakit? Kasi po, ang pera natin mapupunta sa USD. Pag bumibili po tayo ng product, ano yung ginagawa natin? Di ba, may bibilin tayo. Ano? Since mag-buy ka ng USD, eh, Euro USD ang tinitrade mo, magsisell ka po sa USD. So, tama po si Sir, sino ba yung nauna? Sell. Teka, nasan ba yun? Sell Euro USD tayo, di ba? Sino ba nauna? Ma'am Kat, paano nga I lost yung yes, ano? Sir Erwin. Okay. Ayun. Basta 5-3-1 sell up. Alright? So, yun. So, tama po. So, naiintindihan nyo naman usually. So, as we go along, sabi ko nga, maiintindihan natin kung paano yung pagtitrade nito. Okay? So, lagi-lagi siyang pairs. Alright? Then, last na major currencies natin, guys, ito yung symbol, country, and currency nickname nila. Guys, kaya kung gustong ipakita to, is because ito yung lahat ng may USD. Pag sama-samahin yun, USD Euro, Euro USD, USD JPY, USD GBP, ganyan, no? GBP USD, sorry. Lahat ng major currencies, basta isinama nyo itong USD, major currency siya. Yun ang tawag. Pero, once na tinanggal nyo yung USD at pinagdugtong-dugtong nyo ito, mga yan. Tapos, pabaligtad, depende, di ba? Yan ang pagsama-samahin nyo, minor currencies po ang tawag sa kanya. No? So major lahat ng may Euro USD, and guys, please make yourself familiar sa kanilang nickname, kasi ginagamit yung nickname sa mga news, sa websites na gusto nyong tingnan, Daily FX, Forex Factory, ang ginagamit po mga nickname. So ang USD, kailangan alam nyo na buck or greenback ang tawag sa kanya, Euro ang tawag sa kanya, fiber or Euro, JPY or Japan Yen ang tawag yen, ang GBP, Great Britain Pound, Cable or Sterling, then Switzerland, Swissy, CAD, Looney, Australian Dollar is Aussie, and New Zealand Dollar is Kiwi. Guys, ako nahihirapan ako mag-adjust before, pero nalilito talaga ako noon. No? So, nung naintindihan ko na, at least naalala ko na, so, mas matindi ngayon, guys. Antindi, grabe, sa GC ng Tikmil, puro mga abbreviation na nga itong mga ito. Gusto pa letra. Alam nyo, nagtitrade sila. GU. Anong GU? Yung pala, gold USD yun. Or GBP USD. Ako po nalilito. No? Pero sabi ko nga kung saan kayo na mas lola nyo. No? So, ganun po. So, I hope you guys understand kung bakit kong pinakita to para at least maintindihan po natin. And again, basta po na wala ng USD, minor currencies po yan. Basta merong USD, major currencies. Okay? So, minamadali ko na kasi we are extending time. And ayan, tapos na pala tayo. So again, risk management. How to minimize the risk and earn more? Siyempre, understand and study the forex market, guys. Okay? Get a grasp on leverage. So, sa tingin ko naman, okay naman po yung explanation natin sa leverage, no? Nakuha naman po lahat. Then, build a good trading plan. Guys, lagi paka-importante ng trading plan. Pag sinabing trading plan, susundin, no? Hindi yung kung kailan nalang bukso ng damdamin. That's why we are trying to avoid emotions. Alright? Then, set a risk-reward ratio. Pag-aaralan natin yan in the long run. Okay? Medyo advanced na to. Use stops and limits. Advanced na rin yan. Handle your emotions. Kasasabi ko lang. Keep an eye on news and events. Ayan, napaka-importante yan, guys. Start with a demo account. And guys, ito po ang mantra.
trade only what you can afford to lose, or don't trade the money you cannot afford to lose. Simple as that. Ayaw ko pong ma-experience ninyo na matalo and sisihin nyo ang forex market. No. If that money is your last money and can and will change your lifestyle pag nasira o pag nasunog or natalo, don't do it. Okay? Matuwa ka muna sa demo. Mag-aral ka muna mag-demo account. Then, talk to me again. If you're ready, let me know. I will help you out or we will help you out, guys. Okay? So far, ayan, natapos tayo ng 9 o'clock. Thank you, Lord. Ayan. So, guys, stop share ko na. Ayan. Naintindihan po ba natin yung ating discussion so far? May natutunan po ba tayo? Hello? Ayan. Ayan. May natutunan daw sila. Thank you so much. At least, di ba, marami daw po, sabi ni Sir Romel. Thank you po. So, guys, kung may tanong po kayo din sa, ayan, na-excite daw po si Sir Ronald. Ayan, natuwa naman po ako. Kasi, guys, yung tinuturo natin ngayon is basic lang, no? May mga webinars pa tayo na advance and that would be scheduled on Thursday, Friday, then Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ayan. So, meron po tayong advanced training hanggang Wednesday po next week. And meron din tayong napakalaking event on Friday, which is the non-farm payroll. I encourage you guys to join. Lahat po tayo as much as possible maka-attend. Kasi makikita nyo po how volatile the market is during non-farm payroll. Okay, so we would discuss that and I would like to seek the help of Pastor Shem on Friday para kasi 1 hour lang yung ating guest speaker so he could continue doon sa ibibigay na signal ng ating trainer po this coming Friday. Alright? So guys, I hope na marami po tayong natutunan ngayon and i-share po sa ibang mga kakilami po yung matuto at magkaroon ng idea para po ma-open up yung mind kasi guys kaya po nai-scam kasi they don't know something or they don't know anything about it. So again, sabi ko sa inyo kanina, when you have to you are going to put up a business or put up a business, please learn your business, no? As soon as possible, wag po kayo maggagawa ng business na wala kayong alam. Learn it first, okay? We are patiently waiting, guys. Hindi po namin kayo minamadali. And we don't want you guys to feel pressure. No. I've been into this business, sabi ko nga, for almost 10 years. And I knew the feeling na nape-pressure ako kasi minamadali ako mag-deposit. Or pinipressure ako kasi yung mga taong kasama ko nag-trade na. Ako hindi ba? Sabi ko nga sa inyo guys, umiiyak ako the first time I trade kasi nga hindi ko pa kaya. So we are willing to help you and guide you and assist you all the way na matutunan nyo ang pag-forex trading. Samahan nyo kami na mayroon tayong magkaroon ng one forex trader sa bawat sambahayan. So pagka mga estudyante, may tuturo nila sa mga kaibigan, sa mga classmates, sa mga teachers, and well and good, we will start. Magkakaroon tayo ng doon sa mapupush natin yung mission natin and makakamit natin yung vision. Okay? So guys, thank you so much po sa pag-attend and guys, please leave your email addresses for those who would like to ask for the recording dito sa sa webinar natin, no? We do send webinars po, recording anong tawag nito? Recorded webinar or video recorded po ng webinar natin. Nagsisend po tayo provided na mag-send ng email or mag-drop ng email sa chat box. Plus, of course, mag-register po tayo sa Tikmil. Hindi po natin tayo pinag-deposit agad but at least have an account with Tikmil. Yun lang po. Wala pong bayad yan pero at least open an account with us. Ano ba yung requirements natin? Ma'am Kat, yung requirements natin. ID. Government valid IDs at saka po billing statement. Pagka billing statement, walang nakapangalan sa inyo, barangay clearance will do. Okay? So, alright. So, sige po.
This coming Friday again, non-farm payroll po yan. This coming Wednesday po, meron tayong platform navigation, which is MT4. Then, mag-join pa rin po sa atin si Ma'am Kat, of course, and si Sir, si Pastor Shem para po sa ating navigation at the same time para po sa ating non-farm payroll. So, guys, again, thank you. But before we close or before we end this webinar, may I request again Pastor Shem to do the closing prayer, please? Sige po, ma'am. Thank you po. Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga knowledge na natutunan namin. Nawa, Lord, ay tulungan mo kami na matandaan ito lahat, ma-absorb ito, at patuloy mo po kaming tulungan sa mga gagawin naming decisions about this forex trading business. And maraming salamat, Panginoon, sa impartation ng knowledge ni Ma'am Sally. Patuloy mo po siyang tulungan at ingatan at ma-achieve, Panginoon, ang magagandang layunin niya para sa forex trading at sa business ng Pitmill, Panginoon God, sa Philippines. Muli, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa aming natitirang oras sa araw na ito. Bigyan mo kami ng mahimbing na pagtulog at kinabukasan ay panibagong kalakasan nagmumula sa iyo ang ipagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming pupupuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Ayan. Thank you so much, guys. Thank you, Pastor Shem, for joining. Thank you, Ma'am Kat. And guys, you know the drill dun sa mga dati nang umaattend. We do not close the webinar po or the Zoom right away. So kayo na po ang magli-leave. Basta send us your email address to those who would like to request for the recorded video of this webinar. Again, we do not close po yung Zoom meeting natin. Kayo na lang po ang mag-close or mag-leave. Basta leave your email addresses if you would like to have a recorded video or recording po ng ating webinar tonight. And hope you guys share all the knowledge that you've learned and all the information na meron po tayo tonight. God bless everyone and see you on Wednesday. I hope you guys attend on Wednesday. God bless po. Thank you, Ma'am Kat. Kindly check po yung chat box natin then sa Word then send it to me po. Okay? Ay, hindi. Bigay mo sa akin email address na lang. Alright, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Good night, everyone. Ayan. Ang dami pa nila nagsisend. Thank you po, Sir Alvin. Thank you, Ma'am Claire. Okay po, good night. Stay safe po. At maulan na naman. Ayan, siguro pwede na. Ma'am Kat, you can get, copy na siguro. Thank you din po, Sir RV. Yan, okay naman. Okay na? Okay. Yes. Alright, so sige. Send mo na lang sa akin yung email addresses at saka yung point system. But actually, consolidate mo lang yan, ma'am, until last day natin, ha? Sige, ma'am. Thank you so much, Ma'am Kat. God bless. Good night. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye.